Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat at good morning. If you're in the US, good afternoon. If you're in other parts of the world, at ako po si Pow Salud ng Powcast Sports. At dito po sa video na ito, dito sa channel na ito, nag-uusap tayo ng boxing, ng basketball, ng mixed martial arts, minsan ibang sports. At ngayong gabi, no, ang pag-uusapan po natin ay syempre yung pinaka-favorite topic natin, boxing. At may update po ako, no? So, ang mga update ko, ito yan, ha? Update ako kay Casimero. Nako, yan ang pinakamainit. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. O comment na yung mga Casimero fans. Parang konti lang yata yung nanonood ang Casimero fans. Comment muna! At kung sakaling live mo ito pinapanood, ngayon po ay 9:07 PM ng October 5. Kung sakali man na hindi live, panoodin mo na rin habang nagtadrive ka, nagluluto ka, nagpapahinga ka para naman ma-entertain ka rin. At syempre, hindi lang ay Casimero, kay Mark Magsayo, may maraming revelasyon ang nakita sa bagong update dito kay Mark Magsayo. Alam nyo na ba? Baka hindi pa. Pagkwentuhan din natin niya. Syempre, uy, isa pang sikat na boksingero. Ba, puro sikat yung update natin ngayon, ha? Albert Pagara. Parang mapapalaban na. Si Raymond Caballo din, pare. Baka hindi mo pa alam yan. Pag-uusapan din natin yan. Tapos, si Pacquiao. Si Jimwell, si Michael, or si Manny. Basta, lahat yan. Pag-uusapan na rin natin. At saka si Paras, si Paradero. Pag-uusapan natin yan. May laban po kasi yan this weekend. Kaya ako, ako handang-handa na ako dyan sa laban na yan. Sana handa na rin kayo, no? At kung handa na kayo makipagkwentuhan sa akin at gusto nyo malaman yung mga updates na yan, ano pa bang ginagawa nyo dyan? Ikaw, sir. Share, like, comment, at baka hindi ka pa nakasubscribe, subscribe, hit the notification bell. Simulan na natin ang usapan. Shoutout ko na agad si Aldrin Edward Ocampo. Salamat, magandang gabi. Kasi siya yung unang nag-comment kaya siya yung shoutout ko. Comment na. Ganito ilang set. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So, magandang gabi po sa inyong lahat uli, no? Pow Salud, Powcast Sports, ang channel at ang vlog, ang podcast po na hindi nakikipag-away pero nakikipag-asaran at hindi nagpapatalo, lalo na sa mga fake news. Nasaan ba yung bell ko? Yan, itong bell. Kamusta po kayo? Magandang gabi, magandang gabi! Magandang gabi, okay ba yung aking boses? At kailangan pa ba ilapit yung sarili ko? Kasi mas maganda yung boses ko pag malapit sa mic. Parang ang ganda ng tunog, no? What's up po sa inyo lahat? Ano? Mainit na naman ba ang ulo ninyo? Para ibang klase talaga kayo, no? Labas muna yung mga Casimero dyan. Yung mga Casimero fans, may papakilala din ako sa inyo yung mga boxer. Supportahan din po natin, aba. Alam mo, ang topic ko talaga ngayon, sabi ko, ang dami kong boxing updates. At talagang, hindi kayo mauubusan dito dahil kung talagang boxing fans kayo, comment nga yung mga boxing fans dyan. Comment muna yung mga boxing fans. Saka tagasan ba yung mga boxing fans na nanonood? Or, baka naman Casimero fans lang, wag lang. Kailangan boxing fans para holistic ang approach natin. Okay. Okay. Actually, busog na busog ako. Parang na busog ako dahil sa kinain ko. Kumain kami ng laksa. Singaporean laksa. Sarap.
Sarap talaga, no? Ay, shoutout ko muna Pinoy Boxing Aficionado, Boxing Talk Pilipinas, Pinoy Boxing Addicts. Sa lahat po, ano pa ba yung mga groups na inaanuhan ko, no? Boxing Paragons, lahat po ng mga groups ng boxing na tuloy-tuloy na nagpo-post po ng kung ano-anong kalokohan. Kung ano-ano pong mga balita po sa boxing. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Salamat sa mga nag-share. At syempre, hindi ko pa kalimutan yung mga nasa Facebook. Salamat po sa mga nasa Facebook. Tinitingnan ko kasi actually kung sino dyan yung totoong mga kaibigan natin. Okay. Seryoso na tayo. Pasa muna tayo ng comment. Let's go ahead and read the comment. Bobby Oswenko, good evening sir. Good evening po. Magandang gabi, Bobby. At ito, solid na solid to si Bobby Oswenko. Walang pinapalampas to si Bobby Oswenko. Sir Pao, shoutout po kami sa ni Carfels na Sipit, Butuan City. Ay, shoutout sa mga taga-Butuan. Magandang gabi po sa inyong lahat sa mga taga-Butuan. Mic test. And now, parang lapag na guys. Mabuti at may inabutan pa ako. Ay, kakasimula ka lang, Bobby. Kakasimula ko pa lang. Galing mo talaga. Sakto ka, shoutout, Powcast. Ken Viper, what's up, Ken? What up, Pow? CA, di mo lupit ng pambungad mo, no? Lakas mga sara. Very sexy yung three girls na kasama sa bikini picture. Yung naka two-piece bikini. O nga, no? Kasi asawa ko nag-picture nun eh. Hindi nyo alam. Kasama ko misis ko dun. Ang mga forma. Pau Salud Bars. What's up? AJ Bakuna, shout out watching from Tagum City. Ang dami taga Mindanao. Iba talaga taga Mindanao, no? Sir Pau, Carfels. Shout out to Carlito Felias. Magandang gabi, Sir Pau. Melbar. October 8. Yan. Ang Cas Ex Marshal. October 15. Mayor Baumgartner na na-postpone ito dati. From Calgary. Salamat sa mga taga-Calgary. Junicio Antipala Gole Resmas, shoutout din sa'yo. Pag na-shoutout ko, pwede na ma-share. Kasi 81 pa lang, hindi ako magsisimula ng 83, oh. 47.50 kayo talaga, oh. Watching from Kangkungan, sabi ni Red Flag TUC Fam. Ang lakas mo talaga, mga sar, ha? Commentator na pala si Westbrook. Yun, oh. Ako ba yun, ibig sabihin mo? Ha? Ako si Westbrook? Kamukha ka ba? Sana magkasing muscle din kami, hindi. Kaso, sayang. Shoutout muna, Roger Roman. Siyempre, Roger Roman from Palawan, 7:12 a.m. Good morning, Canada. How's the weather down there? Ay, up there pala. Good evening, Idol. June Cass from Misamis Oriental. Lahat ba sila sa laban ni Sir Pao? Maganda yan. Oh, nako. Gusto mong malaman, ano? Yan, ha. May mga nang-asar na agad, ha. Okay na, nabasa ko na. Carlo Angelo, surname ko. Salamat, Carlo Angelo. I will try to remember it, no? ito na, shoutout po from Bulacan. Salamat, salamat, Marinduque official. Salamat, paamusta na sir. Mabuti naman po. At kung hindi ko kayo nasasagot, kung kayo nagme-message sa akin sa personal, hindi ko talaga nasasagot lahat. Pasensya na po. Okay, simulan na natin ang balita. Sino ba gusto nyo unahin natin? Doon sa picture ko, nandun doon sa picture. Si Magsayo, nandun syempre si Casimero, nandun si Albert Pagara, nandun si Raymond Gabalio, nandun din si Pau Salud. Sabi ni Jolan, pa-shoutout naman sa Sir Pau, Laguna Boys. What's up, Laguna Boys? Mga taga Laguna dyan, share naman tayo dyan. Come on guys, shoutout Idol. Idol, masasabi sa kalaban ni Ryan Garcia na pareha sila ang debate. Tuloy na ba? Di pa yata, official yan eh. Di ba ayaw natin ng mga hindi official? Galit kayo eh. Oh, sino nag-announce yan? Si Ryan Garcia, yung kay Gervonta Davis. Come on, man. Come on, let's wait for it. Let's wait for it to be final. But, of course, that's gonna be a good fight. Jan Rojas, Carlo, salamat, ha? Ano nga ulit pangalan na? Sign of aging na. Carlo Angelo. Okay. So, which one should we talk about first? Dito sa aking nilagay po. Ang nilagay ko dyan, yung sa, ano ko, sa thumbnail ko. Tandali, ha? Ay, breaking news muna tayo, no? Breaking news tayo, sandali ah. Uy, sandali, ano to ha? Breaking news. Kakasend lang, no? Kakasend lang, okay. This is October 5th, 2022. At Bad Boy ng Cebu. Magandang gabi sa'yo, Bad Boy. Rain Sena, syempre. Magandang gabi rin kay Rain Sena. Ito po, kakapasok lang na balita. At October 5,
On the evening of the 4th of October 2022, the Board of British Boxing Border Controls Limited resolved the contest between Chris Eubank Jr. and Conor Benn scheduled to take place on the 8th of October 2022. Is prohibited as it is not in the interest of boxing. That was communicated to the boxers and promoters involved on the morning of 5th October. Oh, wait. Come on, man. What does this mean? Ano ibig sabihin nito? Teka, kasi po kanina, no? Kanina, sunod-sunod po yung mga updates. Actually, hindi ko na nga na-post dahil sa sobrang bilis ng update, ang balita talaga ay hindi natutulog. Ayan, no? Yung picture ni Conor Benn. So, kanina yan. At siya daw po ay, ano, no? Siya daw po ay nagtitake ng pampabuntis. Parang female hormone ano eh female hormone pills na bawal po, no, bawal. At ito hindi ko na masyadong kasi may naglabas na rin ng balita na sabi naman ni ano ni Kyle Sauerland na Eubank and Ben spoke personally and decided they want the fight and still go ahead. The fight on Saturday is on. So medyo gulong-gulo ako, wala to sa poster ko, but this is the news para po sa mga mahilig talaga sa boxing, because ito po ay one of the biggest fight in UK boxing. Sabi nyo, may mga balita na dito, Chris Eubank Jr. promoters confirm mega fight will go ahead despite Conor Benn's failed drug test. But ito, ano ibig sabihin nito? Teka, ibig sabihin nito, teka. Ulitin ko nga, ano ibig sabihin nito, nga? So, British Boxing Board of Control statement. On the evening of the 4th of October 2022, kailangan kasi may comprehension tayo, no? kasi hirap eh, no? The Board of British Board of Control Limited resolved that the contest between Chris Eubank Jr. and Conor Benn scheduled to take place on the 8th of October 2022 is prohibited as it is not in the interest of boxing. That was communicated to the boxers and promoter involving the 5th October. Ano ba yan? Kasi ito, hindi tuloy? Uh-oh. Hindi tuloy? Ay, ay, ay. So, yun. Sir Pao, laban ni Albert Pagara ngayon sa November 5. Sino ba yung promoter? Mag-imbita naman. Kailangan, pa-hype natin yan si Albert, bad boy. Nag-message na ako eh. Sabi ko, sino pa promoter? Sabi ko, sino promoter niyan? Pero binalita ko na. Nilagay ko yung picture ni Albert Pagara para ipaalam sa lahat ng mga tao po na Albert the Prince is back. Total, yan ang una natin topic. Yun ang una natin topic na pag-usapan natin. Is Albert there? Ha? Sana maimbitahan ko si Albert. Message niya sa akin kung gusto niya mag-promote ng kanyang laban. Sabi niya kasi waiting for final confirmation daw eh. Eh kaya yun din yung nilagay ko doon sa balita ko, waiting for final confirmation. Sana matuloy na yan. Hindi katulad dito kay Conor Benn, may conflicting report po tayo kasi ang medyo gulong-gulo ako dito kasi yung British Board of Controls is saying it is prohibited, it is not in the interest. No? Lose-lose situation si Conor Benn. Pag nanalo, nandaya. Pag natalo, hindi niya kahit si Eubank kahit nag-cheat. Yo. Yan ang sinasabi ko. Estrogen, counter, testosterone. So probably he's using testosterone. Yes, exactly. Yeah? Para pang ano, pang sayang, maganda ang laban. Sana. Nakakainis nga. Handa pa naman akong magpuyat. Alam mo yung ano, I'm ready na magpuyat. Ba, naglabas yung promoter na good na daw. Tabay, naglabas yung British Board of Controls na hindi daw goods. Yan. Paketin ko daw si Bad Boy ng Cebu. Teka muna, ha? Nasa na si Albert? Gusto ko muna rin makausap. Bad Boy, yan dyan ba si Albert? Bad Boy ng Cebu. Yan. Kailan kaya laban ni Bad Boy? Kuya Pao, madaling araw ng Linggo simula ng Dazon Boxing Sunday, 2 a.m. Yan nga eh. Handa akong magpuyat sana, no? Sir Pao, papayad kay Angkas ng Pinas.
Salt Poppy. Guys, terbihin ba natin si Salt Poppy? Terbihin natin, ano? No? Schedule natin si Salt Poppy. Try ko i-reach out si Salt Poppy. Nakaligo ko lang kasi, kaya ganito yung buhok ko eh. Medyo mahaba-haba na ng konti. Ready nang makalbo daw, sabi ng mga kapustahan ko, ready. Anyway, si Albert Pagara na muna natin, una natin pag-usapan, ano? At dahil si Albert Pagara, of course, isa sa kaibigan natin na boksingero yan. And syempre, isa rin siya sa sikat na boksingero na inaabangan po ng karamihan. At, you know, medyo matagal-tagal na rin po at na hindi siya nakalaban at siya rin po ay, kumbaga, eh, nagkaroon po ng mga iba't ibang klaseng pagsubok po na kanyang pinagdaanan sa kanyang karera at sa kanyang buhay, no? Pero, ang masasabi ko lang, eh, dahil matibay, magaling itong boksingero na ito, na eh, talaga namang yung kanyang boxing career ay nandiyan pa rin, ano? At talaga namang pwedeng-pwede pa. Basta, ha, yun lang. Hindi ko alam kung anong tibang lalabanan niya, eh. May lumabas na, eh. Ito po yung aking picture sa kanya. Para gusto ko lang mapakita to sandali, ha? Ano naman tayo? Ito yung Facebook page ko. Baka hindi pa kayo naka-ano dyan. Yung mga nasa YouTube, baka hindi pa po naka-subscribe. Subscribe na rin kayo sa Facebook ko. Dahil sa Facebook ko, hindi lang video ang pinopost ko, no? Syempre, may mga ano rin dyan. Ayan, dyan din kayo makakabili ng t-shirt, no? Kung bibili kayo, kung ayun, ano, ayan, no? Ayan, si Albert, si Sir Poging Albert. Nako, mayroon na kagad ng asar, oh. As per Albert, he's just waiting for final confirmation, but it looks like Albert Pagara will be back in the ring on November 5. At medyo marami-rami na kagad nag-comment ng loko-loko tong iba dito, siguradong comment na to. Mga walang magawa kayo sa buhay niyo, ha? Pwede tapat kay Wilder. Halang yaka talaga. Mga tao. Maraming talent sa ala. Akala mo totoo dahil, okay, isa to sa pinaka-idol ko. Biglang natigil. Excited, lol. Bakit puro back ang naging laban? Ano yun? Asan na yung match up sa boti? I do not know, man. Malaki potential nito. Oo, syempre, pwede pa. Sana hindi, ano yun? Ano nangyari sa kapatid nito? Alam mo yung magkapatid talaga ni Albert at saka ni Jason, isa, dalawa yan sa sikat eh, no? Talagang kilala sila sa mundo ng boxing. Na syempre, pag mga ganyan, konti pagkakamali mo, marami na agad nag-hate. But let me tell you this. So, sa Albert Pagara is looking to have a fight November 5 according to the rumors that we heard. And I reached out to Albert, no? Kaya tinawagan ko na si Albert, papasukin ko sa live mo, Sir Pao, para siya magsabi ng laban niya. Sige, send ako ng link si Albert directly, ha. Syempre, itong si Albert, total siya yung pinag-usapan natin. Hindi natin kung gusto niya pumasok. Kung may internet doon sa kanila, o malakas ang internet. Si Bad Boy ng Cebu, message ka rin sa akin kung gusto mong umakyat. Pag-usapan natin si Albert. Sendan ko siya ng link. So, November 5 po, no? Just so you know, guys, si Albert Pagara po ay, naku, hindi pa, ano yan, bata pa yan. Pwede pa yan si Albert Pagara. Yung huling laban niya po, no? By the way, sabihin ko muna sa inyo kung ilang taon na ba itong si Albert Pagara. From what I understand, ano, it's just about 26 lang yata, 27 eh. Basta bata pa to si Albert, bata pa to, marami pa tong ano, marami pa tong pwedeng mapuntahan. Ngayon, alam ko marami nang aasar dyan. Relax lang kayo, no? So, just so you know, guys, FYI po, Albert Pagara, isa nga sa inaano natin, no? Inaabang-abangan natin. Nag-comment. Albert, sinandang kita ng message kung gusto mong pumasok, ano? Kung gusto mong ikaw magbalita. Kasi yung nag-message tayo kanina, sabi mo sa akin, still waiting for confirmation. So, if kung pareho pa rin, okay lang, kwento mo sa amin. Pero ito, ikaw muna, ikukwento ko habang wala ka dito. Kasi marami akong topic eh. Inuuna na kita, no? Excited ako, November 5. Pakisabi naman kay Paul Best. Sabi nila, siya daw yung magpo-promote eh. Imbitahan naman si Powcast Sports para hype na hype kagad. Pero anyway, December 18, 2020. Yan po yung date ng huling laban po ni Prince Albert Pagara. So, medyo matagal-tagal na. Ano na ba ngayon? 2022. So, 2022 na. So, ang tagal din niya. So, anong pinagkaabalahan ni Albert Pagara?
during that time. Siyempre, kailangan niyang mabuhay. Ang masasabi ko lang sa inyo, kaso hindi ko alam yung full address, ano? Si Albert Pagara po, I think he has a new management team, yung Paul Best. Nakita ko na yung picture nila. Nakita ko, parang kung saan-saan sila nagsuswimming, eh, no? Tapos, meron na rin po siyang gym. Sa katunayan, yung gym niya, Bad Boy, eh, lagi kitang nakikita doon, no? Lagi kitang nakikita doon sa gym ni Albert. Paki-follow YouTube channel ko, Prince Albert Pagara. Ayan na, nag-promote na, no? Ayan. Pasok, papasok ka ba, Albert? Pasok ka ba dito? Try mo, sinend ko sa, ano mo, sa FB mo yung, ano, yung link. So, yung gym niya, you know, Pagara Boxing Gym, no? Saan ba yun? Saan banda yun? Tapos sa Talisay daw yung laban. Now, FYI po, ang record po ni Albert Pagara ay magandang maganda pa. Just so each and everyone, kasi walang magawa yung mga tao kundi mangasar lang kasi yun ay pinakamalapit nila, no? pinakamalapit, ha? Nas, teka lang ha, nasendan ko na ng link, nasendan ko na ng link. Pinakamalapit lang nang nagagawa ng mga tao, mangasal ng mga boksigero, alam mo naman. I think Albert Pagara is already used to that. But, you know, ang masasabi ko lang, marami pa pong pwede, no? As long as, yun na nga, no? Magkasunod-sunod yung laban niya. And, alam ko, may mga nagtanong sa akin dyan, sir, paano na yung, ano niya, yung YouTube, ano niya, YouTube fight niya? Wala na siguro yun. Kasi pag magpo-pro na siya, hindi na siya pwede mag-YouTube. So, yun. So, again, this guy is parang hindi naman siya 5'6", parang mga 5'7", 5'8" yata ito si Albert Pagara eh. So, again, yung nag-iisang talo niya po, parang hindi ko na nga maalala kung kailan pa yung huling laban na natalo siya eh. And that's the only defeat that he got. Pero yung mga tao, grabe is, alam mo ba kung ilang panalo ni Albert? Ang panalo ni Albert, 33. Pero yung andaming mga nag-highlight yung tagatalo. Ganyan talaga yung mga tao mangasar. Teka, ito na pala si Albert. Sakto. Albert, ikaw nga magbalita sa amin. Albert, naku, mahina internet ni Albert. Yun lang ang problema. Pero si Albert po yan. Yun. Ikaw nga magbalita, tuloy na ba yung laban mo? Kasi kanina sabi mo, waiting ka pa eh. Ano? Tuloy na ba? Wala pa, hindi pa yun kano, hindi pa yun confirm, pero Hello, sir. Okay. Sige, ganito kasi medyo mahina yung internet natin. I-confirm mo lang kung ano yung balita sa iyo at anong aabangan ng mga tao. Sir. Mahina yung mic. Hindi ko narinig. Ano? Okay. Sabihin mo okay, lang kung narinig kita. Narinig kita. Yeah, kung kailan yung potential na fight mo. Delayed lang siguro to. Sabihin mo na lahat ng sasabihin mo para kasi medyo mahina yung signal. Sabihin mo na lahat kung kailan laban, sino potential, anong timbang yung lalabanan, sino ba yung promoter. Kung ano lang yung pwede mo i-share at you know, yung channel mo na rin i-promote mo. Sa ngayon, sa laban ko, hindi ko pa masasabi. At sa pero sa ngayon, parang preparado na ako. Matagal na akong nag-training, naglo-lose weight. Ngayon, maliit na ako, maliit na yung ano ko. At saka maliit na yung timbang ko ngayon. Tapos ayun, sa mga nanonood dito, sa mga followers ni Sir Powcast, paki-follow naman sa YouTube channel ko. Prince Albert Pagara Buibunal. Yun ang YouTube channel ko. Pag-i-follow naman at hindi ko pa masabi yung kung anong balita dito sa laban ko. Basta antayin na lang ang date, November 5. Ayun. So, yun yung date. Sino ba yung promoter? Para sabihin mo naman sa promoter, mag-imbita ng Powcast Sports. Para naman, ano, makapag-video ko sa laban mo. Sir? Sabihin mo, mag-imbita naman yung promoter. Hindi ko... Medyo mahina ang signal ni Sir Albert. Ayun, at least nalaman nyo na November 5, abangan nyo daw yung November 5 na laban niya. At although hindi pa ganyan ka-kumpirmado, ganun talaga ang buhay.
hintay-hintay lang, abang na abang. Ang dami na talagang mga ano ngayon, no? Ang daming mga laban na exciting. Salamat, Albert. Wala na talaga si Albert. Okay na, salamat. I mean, na-appreciate ko na umakyat, na nag-effort po ang isang ating, kumbaga, isa sa ating idolo, isa sa sikat na boksingero dito sa Pilipinas. Ay, pare, siguro, last shoutout ka na, nahihiya ako sa'yo kasi may na-internet. Promote ka na lang, last, at yun. Sige, bro. Pare, live ka, no? Malangot ka. Sige na, pare. Ano na lang, sige. Salamat, bro. Ano na lang, lang internet. Salamat, bro. Message ko lang, ha? Kasi baka kung ano nung makita natin. Okay na, bro. Salamat. Okay na, bro. Salamat. Okay. So, yan po si Albert Pagara, no? Na-miss ko talaga yung mga panahon na kumbaga ako ay actively na nag i-interview ng mga local boxers, at halos lahat sila inisa-isa ko talaga yung mga boksingero dati. Kasi I mean, it is my passion. It is still my passion, ano? Medyo naglaylo lang tayo dahil nga, alam mo na, maraming mga issue, but anyway, abangan po natin ang potential, ulitin natin, potential na laban ni Albert Pagara. Hindi ko alam kung sino nag-announce nito, no? Baka magalit na naman yung mga tao, eh hindi pa daw kumpirmado na So ayan, next, ano na tayo? Next, basa muna ako ng mga ilang comment, and ano mo masasabi nyo kay Albert Pagara? Huwag mo na parating, ano ko ba yan? Looking good idol pa, idol Albert, salamat. At tutuusin, panalo pa to kay Suarez kung binuksing niya lang. Siyaring, okay, tunay. Yan ang tunay di, alang niya ka. Yung tamang antay-antay lang guys sa kabilasyo na. Lakas talaga, sir, who's fighting. I think it's a comeback fight. So, I'm not quite sure yet kung sino yung itatapat po sa kanya na kalaban. Okay? Okay. So, next, nagbawas ng timbang. Kaya, walang niya ka. Yan yung meet with the fact. Di yan walang kasiguraduhan. Pao, let's keep supporting Pinoy boxing. We should, no? Nakakatawa lang yung mga tao. Grabe talaga mga asa. Pero I think all of this, what's happening right now, yung mga ganito mga announcement, it keeps the boxing fans excited, no? It keeps the boxing fans engaged, which is kailangan naman natin yan. Aminin nyo naman o hindi, no? Baka magalit yung ano ko, ayun yan, mga idol live. Live po ako sa laban ni Jeremy ang kahas. Nako, delikado yan. Hair mo, ha? Baka makapirate ka. Mga kapwa Pinoy, wag naman nyo i-bash mga boksingero kasi buhay na kataya nila. Pag nasa ibabaw ng ring sila, supportahan na lang natin sila. Hindi, actually, Brandon, ito na nga, no? Bago ako magpunta sa aking next topic, and mamili kayo kung si Casimero, si Magsayo, si Gabalyo, si Pacquiao, Paras Paradero, and more. No? Ito na lang, you know, bago ko mamili, magsaliba ng isa kong topic. Brandon, sana naririnig mo ko at saka yung mga nanonood sa akin ngayon. Sa totoo lang naman po, hindi po natin mapipigilan talaga, Brandon, yung mga tao na magsalita, na mga gusto nilang sabihin. Minsan lang talaga, may mga tao na mahina yung, alam mo na, mahina eh. Sorry to say, tsaka parang hindi nag-iisip. And that's the biggest problem that we have. At kaya nagkakagulo, no? Nagkakagulo. At syempre ako, bilang isang tao na may platforma na may kalahating milyo na subscribers sa YouTube at plus sa Facebook, syempre I have to be responsible din sa ano yung mga hinahype ko. Syempre nag-hype tayo, nagsasalita tayo ng opinion natin, and may mga maniniwala sa atin. So, you know, yung pag namin narinig kayo sa akin na isang bagay, isang salita, siguraduhin nyo lang na intindihin nyo yung buong sinabi ko, hindi lang yung isang part. Para hindi kayo naliligaw. Ganon din yung sa mga title lang, no? At, Sir Pao, pakalbo ko din pag hindi matuloy yung laban.
Okay, yan, yan. Gaya nito. Sa, si Buloy Official, I mean, sa totoo lang guys, I already know that it is not official. But I believed Casimiro when he said that it's gonna happen because I have my sources too. But the only way it is really official, if there's a press release or a news article, probably from the promoter themselves. But then again, it doesn't mean na walang laban. Now, possibly din magka-problema. That is why I'm taking the risk because I want you guys. Ito hindi yung nakikita kasi ang nakikita nyo lang, sir, ano ka naman, bobo ka naman, hindi nga mag-reg, gumagano pa sa akin. I just want you to know, guys, that I am supporting the boxer. And I really want the fight to happen. Kasi pag mangyari yung laban, masaya tayo lahat. Whether manalo, matalo, we see Filipino na magaling mag-boxing at whether hater ka, follower ka, alam mo na magaling mag-boxing si Casimiro. Eh di ba dapat pag ganun eh, ewan ko ba, ito naman tumahimik na lang. But syempre, content yan eh. World champion na rin si... Okay, salamat ha. Siguro, bago ko magpunta sa next topic kasi nandito yung aking partner, no? Mark, ready ka na ba? Pwede kita tanongin tungkol kay Pagara pa, bago tayo mag-ano? Para pasok ka lahat sa lahat ng ano. Okay. Ayan. What's up, brother? Magandang gabi sa'yo. Rinig ba ako, sir? Rinig ka. Ayan yun. By the way, no, magandang gabi sa lahat viewers ng Powcast Sports sa sumusubaybay, no? Magandang gabi sa inyo lahat. Sige, pare. Unang tanong ko sa'yo, pare. I don't know if you heard about the news about Albert Pagara. And hindi ko alam kung naabutan mo siya. Nandito siya kanina eh. Naabutan mo ba? So, what can you say? What can you say? What's your reaction? Uy! Albert the Prince is back. Oh. Actually, maganda yon, Sir Pau, na nakabalik na siya. No? It's very long time. Lalo ngayon na... Ako, maintindihan ko rin dito na it was a tuna fight for him. Na Filipino kagad. Nakita ko nga yung pangalan. Nakalimutan ko. Hindi nahanap ko yung post ngayon nung nag-post no na magiging kamatchup daw niya. Sa talisay, hindi ko daw gagawin. Hindi ako nag-aalong sabi sa post. And then, syempre, I think maganda magiging ano ngayon ni Albert. He has a manager, no? A foreign manager. Na ano ko rin, na parang inanuhan din siya ng gym malapit sa bahay niya, Sir Pau, no? Yeah, yun na nga, oo. Well, oo. Then, with, ano pa rin, ang kanyang trainer na nag-assist sa kanya, si Coach Edmond Villamor, no? Somehow yung pa rin, malaki pa rin kasi yung nakikita natin potential kay Albert Pagara, no? Nasasayangan lang tayo sa panahon, which is yung mga pangyayari na yun. Hindi na natin pwedeng alungkatin yun, pero alam na ng mga tao yan, na mga nakano. So hope na ito magbago siya, makaahon. And then, bata pa si Albert, malayo pa, makakabalik at makakabalik pa. Iyon. After na ito, Sir Pau, tuloy-tuloy na yung mga fights na maibibigay sa kanya. Sana nga, sana. No? At ngayon, medyo may idea na ako sa kalaban niya. Actually, dinouble check ko. And ang potential, kasi hindi pa confirm, eh, actually, matindi itong kalaban niya, Alan Villanueva. Magaling din to. Kasi ilang beses ko na napanood to si Alan Villanueva. Although, syempre, hindi siya pinala doon sa mga recent fight niya, if I remember it correctly. Pero, malaking tao itong Alan Villanueva. Parang matangkad na to, pero medyo sunod-sunod. Ang mga nakalaban nito ni Alan Villanueva, si Alto Yogo, si Tom Jun Manggubat, si Carlo Baccaro. So, talagang malalaki na. Ibig sabihin nito, mabigat na yung lalabanan ni, ano, ni Albert. Hindi lang sa mabigat, Sir Pau, hindi pipitsugi na kalaban. Yun yung way na, ano, at talagang mabibigyan siya ng magandang comeback, no? Magandang competitive comeback. Hindi yung parang sabi nga ng mga boxing fans na ayaw, parang ano lang na ano ba yan ganito. Pero ito, kung makakaintindi ka ng local boxing eh, maiintindihan mo na yung kalibre ng Pilipinong minatch up sa kanya, hindi basta-basta. Bibigyan siya ng magandang laban. So, although sa tingin ko lamang pa rin si Albert Pagara, yes, dito kung sakaling, yes, ito ay matuloy kasi sunod-sunod yung talo niya dun sa mga top tier na boxer, kumbaga dun natatalo. Yes. So, you know, lamang si Albert, pero I think masusubukan siya dito. Makikita natin kung kaya niya ba talaga yung mas malalaki. So, yun.
So, yun yung first topic natin. Simple lang. Kasi kanina lang lumabas yan eh. So, siningit na natin dito at syempre kaibigan natin yan. Speaking of laban, unahin na natin si Raymart. Uli natin si Mark Magsay, huli natin. Raymart, yes. Hmm. Yes, may comeback din siya. Maybe General Santos City. Not maybe. Kasi ito po ay official na. No? So, just so each and every one of you know, eh, kanina pong umaga or tanghali po ay nag-post na po ang Sandman Boxing. Boxing. live kasi tayo, live eh. No? Kasi nainis ako dito kay Conor Ben eh. Paase. Tuloy, hindi. Matutuloy yan, Sir Pao. Laki na ng yung tickets. Inabangan baka naglabas yung British plan. Board of Controls na hindi daw tuloy. I don't know kung saan ba galing exactly. Kay Coppinger. Kay Coppinger natin. Wala ka ba doon sa GC? Nag-send siya eh. Kasi hindi naman kasi gusto ko kasi makita yung buong talaga detalyado. Kumbaga wala kang tiwala sa source natin. Naniniwala naman ako. Pero siyempre, Sir Pao, anytime can happen eh. Pag money's right, alam mo naman yan, Sir Pao. Money's right. Magtatampusi kasi meron yan. British Board of Control, papalusitin niya si Conor Ben. Mas matinding kasalanan yun. Pills naman ng pambabae eh. Pills na pambabae. Reverse, di ba? Yung pills na yung... pambabae naman eh. Hindi naman yung parang bad substance na talagang... diba? Yung talagang energize. Pampaano yata yun, no? Sa babae? Pampabuntis ba sa babae? O para yun yung buntis? Fertility daw eh. I think so, meron kasi ako ha, Sir Pao, based sa mga kaibigan ko ng mga, mga medic din. Ewan ko kung tama rin pagkakaintindi. Parang kakaiba, parang way para magpababa ng timbang. Parang gano'n. Ang nakita doon, parang kasi pabaliktad yung effect noon, dumadami yung testosterone, parang mas lalong nagiging malakas niya, matibay. Ayun o, nag-heal, may testosterone yun na nag-heal ng muscle. So, yun. Anyway, ano ba tayo? Ano nga tayo? As is muna tayo, hindi natin nalang kung tuloy o hindi. Unti-intay tayo ng Pero ito muna, no? Pakita ko lang sa iyo yung pinost po ng Sandman fight announcement. Sabi dito, fight announcement for the interim bantamweight world champion, former interim WBC world champion Raymart Gabalio of Sandman Boxing will return as he faces tough Ricardo Sueño of Elorde Boxing for the WBO Oriental bantamweight title on October 29. On General Santos City and of course lalaban din dyan unbeaten Ian Sampan, Froilan Saludar and Janelle Lausa will be featured in the card sa Lagao Gym. Nakapanood na ako dyan, ayos yan. So thoughts on this fight? Ako, thoughts ko, Sir Pao, unang-una nakita ko WBO Oriental title may nakalagay. So probably if Caballo wins this fight, makikita natin ang pangalan niya sa WBO rankings and we all know opportunity wise maybe next year kasi alam naman natin sa atin na rin din naman na bibitawan ni Naoya Inoue ang mga belts if he went to Paul Butler, di ba? So magiging magandang bentahe ito, magandang simula, no, para sa next year kung ano man ang magiging hakbang ng Sandman ng Nishler Sean Gibbons para sa magiging fight na yon, no, hopefully. Kung sino mga niyan. Dahil alam ko, Sir Pao, kapag na somehow yung ibang nakahawak ng Oriental, alam kang nararanking sa WBO. Somehow yung mga continental belts, di ba? Yung mga Latino, di ba? May WBO Latino, mga ganun, di ba? WBO European belts, yung mga somehow ng mga ganyan belts. Talagang, alam mo ang tawag dito? Positioning. Yes, positioning. Yun. Correct. So, ibig sabihin nito, they're positioning Raymart Gabalio again for an opportunity if he gets past Ricardo Sueño to fight for the title. Kasi, syempre, papaburan ka talaga ng mga sanctioning body pag meron ka mga regional belt. So, you're gonna be ranked, you're gonna be probably next in line if, syempre, alam mo na, may belt ka nila eh.
Saka magandang prepare dyan, Sir Pao, no? Kumbaga, nakaabang na kung si ano, di ba? Nakaabang na yung Pinoy sa belt na yan kapag mawala yan kay Naoya Inoue, di ba? Nakaabang oo, na. Oo, daming Pinoy. Nakaabang na, ready na. Mag-aabang na lang ng padalang sulat ni Lolo Paco, no? Kung ano sasabihin ni Lolo Paco. Paco na ito yung mandatory, ha? O, mga ganun pang sequence, di ba? At least naka... Nandun na suktok-tok na yan na waiting-waiting na lang, di ba? Mm-hmm. Matatandaan natin na si Raymar Gabalio po ay huli pang lumabang, medyo matagal-tagal na, no? Yung huling laban niya ay 2021 December. At ito nga po ay ang kanyang chance sana na makuha po yung kanyang yung bagay yung regular belt. WBC belt kasi siya interim. So hindi siya pinahala, natalo po siya doon ni Nonito Donaire. No? So yan po. Babalik na siya. At Jack, baka hindi mo alam pare, may konting trivia lang ako. Kung ano pinili. Trivia lang ako sandali bago natin i-segue. Alam mo ba kung anong pinagkaabalahan ni Raymond Gabalio? Kasi 'di ba, tagal natin hinahanap. Ano ba, alam mo ba, may idea ka ba? Di ba nag-graduate siya? Nag-graduate. Nagano siya, 'di ba? Nag-criminology. O yung parang ano, seaman. Nag-reservice, parang. Nag-reservice. Reservice. Oh. Reservist siya. So Raymond Gabalio is a reservist, nag-send pa siya sa akin ng ano niya eh, nakalimutan. Ito sinend niya sa akin yung rango niya, ha. Para lang sa mga tao, he trained talaga at engine man petty officer third class. Mayroon siyang certificate of completion para sa ito, sinend niya sa akin, papakita ko lang sa inyo para maliwanag. Sinend niya sa akin eh para maibalita ko din. So, ayan oh. Military orientation course. Headquarters of Naval Reserves Center Eastern Mindanao. Raymar G. Gabalio. Soldier. Yes, sir. Pa, no, Scout Ranger. Parang ngayon, Scout Ranger na tayo. Eh. Ayan, basta ano siya. Ang kanyang pinakatitulo ay Engine Man Petty Officer. Yan. Oh, sige, anong tanong mo, sir? Philippine Navy. So, ano yan nga, Navy sa, nga. Ano, Navy. Seaman, seaman. Hindi, kaya, iba yung seaman. Iba yung seaman. Dagat pangalan. Basta yun, armed forces yan. Oo. Hmm. Nga pala, Sir Pao, natanong ko, ano kasi, napansin ko kasi dati, di ba? Dalawang belt ang hawak ni Gabalio dati, di ba? He was WBA interim bantamweight. Then after, no, di ba, nabigyan lang ng opportunity no, kay Manny Rodriguez, di ba? Yeah, yeah. Na-claim yung WBC interim. Biglang nawala yun, no? Nung na-claim na yung WBC. Yung kay interim. Stephen Yang yata niya nakuha yung ano? Stephen Yang. Nawala na yun, no? Nawala. Parang binitawan yata nila eh. Hindi ko alam kung nangyari kasi wala, after nung WBA, lumaban na siya ng kung kasino-sino, di ba? Sa Pilipinas and then nothing happened after that. Balang defense na nangyari dun. Yun na nga. Pero diba, nadidepensa mo ba yung interim? Hindi naman, diba? Nadidepensa mo ba yun? Nadidepensa nyo, Sir Pao, oo. Nadidepensa nyo. Halay. Okay. So yan, yan yung laban niya. At ang potential na mga kalaban niya po, tough customer, but medyo hindi rin medyo pinapalad si Ricardo Sueño sa kanyang mga sunod-sunod na laban. Pero at least nakabawi na siya sa kanyang huling laban. Which is he's expected to win there. Just to put things into perspective, itong si Ricardo Sueño po ay nakalaban ni Reggie Sugano at John Paul Gabonilas. Ito yung dalawang paborito ko rin na boksingero ng mga bata, si Reggie at saka si John Paul. So it is gonna be for the belt. Sa Lagaw po yan, October 29 na. So actually may commitment na ako sa October 29, so hindi na makapanood dyan. Sama ka na doon concert eh. Meron kasi akong ano, FYI, hindi, meron akong pledge na to support this one and this is the concert for a cause. So since you mentioned it, I wanna just show the poster real quick. Ito. So okay. This is Warriors Rhythm, Love, Hope and Music, a day of love and inspiration.
a benefit concert, Warriors Hope PH, October 29 at the Imus Grandstand. Andyan si Magnus Haven, Moy Moy Palaboy, Shamrock, and marami pa pong iba. Ay, nakita nyo, may logo ni Powcast. So, I'm here to support that event and to let you know to support it sa October 29 po. Bili na po kayo ng ticket. Warriors Rhythm, search nyo lang po sa Facebook. Lalabas po yan. And I think may link din ako sa description sa YouTube. Yun, segue lang. Concert talaga, maganda. Oh, Shamrock. Shamrock. Okay, so dalawa na kagad na pag-usapan natin. Napag-usapan natin si Albert Pagara. Napag-usapan natin si Raymard Gabalio. Anything else you want to add kay Raymard Gabalio or before we move on to the other topics that we have? Hopefully naman, sir, pa. Okay naman si Raymard Gabalio. Nakita ko naman siya. In good shape naman. Hindi naman lumaki yung katawan niya. Siguro maganda rin yung naging factor din ng very long layoff na hindi siya napabayad due ng training camp niya dyan sa Philippine Navy, di ba? Na-chepa, grabe rin ng training dyan, di ba? So, magandang ano na Raymart Gabalio na asa natin hindi nagpabaya sa katawan. And maganda rhythm na mangyayari sa kanya. Okay. So, that's it for Raymart Gabalio. Salamat po. Ayan ang laging tinatanong sa akin. Isa yan sa laging tinatanong, Sir, nasa na ba si Raymart? Sir, nasa na ba si Raymart? Yan, nandyan na si Raymart. Okay? The October 29. Mabilis yan, no? Parang late nila in-announce yung laban. May belt pa. So, speaking of, no, ang bilis ng oras, 46 minutes. Salamat sa pagsama sa akin. Dami ko, sinendan ko kayo dun sa baba. Mamaya ako na papasok iba, ikaw muna para medyo maganda yung... Para maganda-ganda yung flow ng ano natin. Why don't we talk about magsayo? Yes, yun yung pinunta ko rito eh. Yung may pinunta mo. Oh, sige, banata mo. Muna ka na. Ano bang gusto mong intro kaya magsayo? Muna, Sir Pao. Kung naaalala mo, last time, nag-usap tayo kasama natin si Tatay Jerry. Diba? About Yumir. Tapos nabanggit nga niya na may mga nakita tayong comment na siguro kaya nga si Yumir. Ando, kasi focus ni Freddie Roach, si Mark Magsayo. Diba? Hindi pala. Tapos nabigla tayo nung we saw the video, nabalita na rin dito sa GMA no, with JM Sayasat. No? Title is Part Ways of Freddie Roach. At unang-unang sa pumasok sa isip ko nung nakita ko yung video, Brick House Boxing Club. Yeah, kita-kita ko rin eh. Yung gym na yun, yung gym na yun, Sir Pao, dalawang Pilipino ang trainer dyan. Okay? Dalawa? Number one, sino? Julian Chua. Number one, Julian Chua. Hindi ko kalala yan, ha? Hindi. Pilipino to, Sir Pao. Julian Chua, he is a trainer of Gilberto Zurdo Ramirez. And how do you Jose know Sintana. Now that he's Filipino? And where did you get this information, Julian Chua? Google, okay, isa, sige. Nag-mentor din niya, no? Nag-mentor, naging estudyante rin ni Coach Freddie Roach, Sir Pao. Okay. And then, next. Brian Villoria also, assistant of Julian Chua. Adyan din siya sa Brick House Box Club. Nandito rin ba? Sir Pao, okay. Check mo yung Instagram ng dalawa. Makikita mo. Teka lang, ito muna yung, ito yung pinag-usapan natin. So, just so you know, nandito po yan sa Mark Magsayo Facebook, ay YouTube niya. So, ayan ha. Uy, salamat pala kay Mark. Naka-featured pala kami yung tatlo dito ni Sports Talk Pinoy Boxing Prodigy. Ayan. So, yan po. Supportahan po natin yung channel 18K na. Yan, dyan kami maraming revelasyon na nakita. At ano yung titignan ko? Instagram? Yes. Nino? Type mo, Julian Chua and Brian Villoria. Julian. J-U-L-I-A-N. Chua. Philippine and Brian? Julian Chua. Brian Villoria. Magkasama sila dyan sa Brick House. Sila ata nagmamahal sila mga trainer dyan. Brick House. That is the, dati yung boxers Julian, na gano'n rin kay Coach Freddie Roach. Pero yun nga, nagkanya-kanya. Anong picture na picture ng Instagram ba ni Julian Chua mismo? Yes. Eh, hindi ko alam kung sino dito eh. Ako, send ko sa'yo. Ah, ito na, nakita ko na. May Julian Chua 26.1. Ito ba yan? Yes, ano, sure. Brick House Club. Yes. And ito nga eh. Pero hindi ko na, wala akong nakita ang Brian below. Ayun, si Brian pala, yun o. Magkasama sila.
Ayan, si Brian. Silang dalawang ano dyan, deputy dyan sa Brickhouse Boxing Club. Sila ba? Okay, okay. So, what's your point? Continue, continue. Well, pero yun nga inisip ko, akala ko siya magiging trainer, pero look at the picture, andun yung Coach Marvin Somolio. Diba? So, andun ang in-assume ko, if he, assuming ko lang to, no? Eh, si Marvin Somodio na yung magte-take over ng as head siya ba? Posible, oo, sir. Posible, no? Posible, oo. Pero ang word lang, kahit naman siguro si Coach ano, si Coach Marvin yung bakit anong way na bakit doon pa siya nag-train instead na nandoon pa rin sa wildcard. Yung like ano, Mercito Gesta, no? Hindi naman siya nag-ano na kay Coach Freddie Roach. Si Coach Marvin na yung nagiging ano niya, head trainer. Pero parang may kakaiba. Doon pa rin sa wildcard. Yes, yes, sa wildcard gym pa rin. Pero parang may kakaiba na bakit parang andyan siya sa bridge house, hindi na rin sa... Nako, may intriga ka. Wildcard gym. Eh, yun lang yung aking blind item na iniisip ko lang. Blind so, item talaga? Sabihin mo na lang, curious ka lang. Curious pero sinabi ni Mark na malapit lang daw kasi, di ba doon sa vlog, sinabi niya doon na 30 minutes lang. Malayo kaya, mas malapit ba yung wildcard kaysa sa break house? I don't know. Yan ang hindi ko alam, ha? Pero sabi naman dati, ba, yung kanya tinitirahan, malapit lang din naman sa wildcard, di ba? So, naisip ko lang, parang may kakaiba. Or maybe, kailangan siguro ni, baka nag-ano na rin si Mark na Pilipino ang kanyang mga coaches. Di ba? Saka, ano, surpaw, no? Napaisip ko lang, sama yung mga Filipino natin na ano, no? Filipino fighters natin eh hindi lang pala ano pwede rin pala na kahit pa paano MMA boxers na naka-base sa California pwede rin pala maging strength conditioning yung coach yung kanyang bigotil yung coach na si Pedro Garcia no Pedro Garcia. Ay yun yung isa sa video no yung isang lalaki sa video na kasama na nag-ano. So checkin niyo na lang yung video ni Mark Magsayo para malaman niyo yung pinagsasabi namin. Tapos may video reaction na rin ako dito na ano kinonsize ko lang. Yung ano ko. So, there are 4 points there. Napag-usapan na natin yung 2 points eh. There are 2 points. Pero, pero speaking ano, kakaiba yung ano, yung box rec. Super featherweight. Ah, minanong muna kagad yung ihuli ko sana yan, pero pakita na natin ano. Mark Magsayo box rec. Interesting talaga. So, here's the question. And we all know Mark Magsayo could go up. I mean, ang aking opinion eh, sa laki ng katawan ni Mark, kayang-kaya niya siguradong makipagbagbagan dyan sa 130. Eh, sabi ko, kaka-champion lang niya, di ba? Yeah, sa 126. So, kaya pa siguro, tsaka 27. Pero, may mga nagsasabi din na kailangan niya na umakyat. At nagulat nga ako, pare. Ang tagal niya sa Super Feather. Ang tagal na niya sa featherweight division, Sir Pao, since when he was in Ala Promotions, di ba? Talagang, parang kung sa akin niya, kahit nga si Bro Jago, yung pigang-pigang magsayo na hindi na talaga, ano, na dapat makita talaga ng super featherweight. I think, dapat din. Kasi yung Emmanuel Navarrete, aakyat na rin. Aakyat na rin? Oo, aakyat na rin. Somehow, kaya kailangan na rin mag-set up about dyan si Mark Magsayo. So, sa akin naman, magandang ano yan, magandang break na ay papaano nga, nawalis din ng super featherweight. Ilan na lang ang champion ng super featherweight? Isa na lang. Lahat ng belt ng vacant, di ba? IBF, WBC, and WBO. Only the WBA, yung Garcia, yung tinalo si Chris Colbert. Ah, okay. So, parang it's ano, it's really nakaka-curious, no? Sa super featherweight siya dito, nakaka-excite din. Nag-aakyatan kasi ngayon mga boxers ngayon sa lightweight. And oh, nag-aakyatan sa lightweight. So, akyat na rin siya. Nagsisiksikan ng mga dating champion sa ano, pero interesting pa rin naman yung super featherweight. Meron siyang Oscar Valdez, no? May Miguel Burchell. May Chris Colbert, may Garcia, di ba? Tingnan mo yung number 1 tsaka number 2. Di ba? Tingnan natin sino ba ano. Shakur at tsaka Oscar. Sino Shakur? Tatanggalin na natin yan. Which is, Shakur is going up to 135. Oo. Pero yan, si Kinishi Ogawa from Japan. Ogawa, ala yan. From former IBF also. Then yan, Lamon Roach. Sino pinamang maganda dito makalaban? I think siguro, Sir Pao, ano?
fortune of fight no sa PBC kasi no si Chris Colbert ang nakikita kong way na Chris Colbert magandang tune up po na kay nasa dito si Colbert da, nasa ranking ayan ayan number 8 maganda-ganda rin naman kasi isa kakatalo lang sino huling nakatalo dito Garcia sir pa diba yung undercard yun ng bakbakan ano mag ano Jerry Angkahas saka ano Jerry Angkahas saka Martinez yun ang main event Okay. So, ano kaya? Ano sa tingin mo? Akit kaya siya? Akit yan? Nauna pa yung Boxrec mag-announce. Hindi naman official yan. Updated naman eh. Hindi official yan. Magalit tayo. Ayaw natin ng mga ganyan, di ba? Ayaw mo natin press release. Ayaw natin yun. Gusto natin, no? Press release. Uy, meron pa isa, no? Yung pang last points, anyway, just to say it, sa unang-una naman niya ito sinabi niya na next year pa daw yung laban. Parang ang tagal. Namiss ko na si Mark. Ang laki niya sir po ngayon eh. Kung sabi mo, may low po yung mukha. Oo. Low po nga. 2 months layoff. Hindi ba kaya ng December? Or maybe wala silang nakikita vacant na fighter na competitive ranking. So yun ang iniisip ni Sir. Or maybe no? May inaabangan na sila na magbitaw. May inaabangan na sila. Na magbitaw. Oo. Or diba? Maybe yun nga Sir Pao, no? Hindi man maibigay yung, ano, yung, hindi man maiset yung mga vacant belts this year. Pero imposible na hindi mabigay. May hanggang December pa para magbigay ng, ano, sa 1 and 2 spots. So, or maybe nga talaga, may inaantay na na-set up para dyan sa fight. We all know kasi, alam mo naman, may management din niya si Mark Magsayo. Yeah, ang galing, you know? And pero tingnan mo yung box rec niya, o sino yung manager niya dyan. Nakita si mo? Si Francis, sawa niya. Mang Francis, na legit na legit, nakasulat pa dyan sa ano, Francis Magsayo. Okay. Hopefully, so, and excited tayo. Excited tayo sa outcomes. Kaya ako na-excite lalo kasi syempre hindi naman ito kasi si Mark you know kaya parang yung kanya mga vlog eh parang ay aabangan mo kasi hindi siya madalas mag vlog recently so talagang pagkabalik niya talagang biglang ano yung interest ng mga tao nandun doon so yun na yung interest ng mga tao nandun doon kasi na-miss siya ng mga tao eh. Oo. Kung ano naman binagagawa niya eh, no? So, yun. So, sa kaya nagulat ta. Samo yung mga ano natin, yung mga journalist din, ng mga sports analyst, no? Bisa pang inaanungan nila ta. Nagkano rin sila kung ano yung balita na rin din kay Mark Magsayo, no? And somehow, mula nung pagkatalo kay Ray Vargas, siya yung parang hindi man lang natin makagilip anong update na sa kanya, ano na nangyari. Ang alam lang natin, nagpapahinga siya, kung saan siya pupunta rin, ng mga boxing day, di ba? E picture nga siya na nasa Las Vegas siya, di ba? Yun nga lang, talagang, hopefully, makakambak siya ng maganda. Hindi pa naman huli at lahat. He's very young. One loss is not, ano naman yan, para tumigil ka na, no? Somehow, yun pa rin is a lesson, a bigger lesson kung bakit ka natalo nyo. Na maging competitive fighter ka pa. Yan. Sana mapagbigyan din tayo ng interview ng mga MP boxers. Hindi lang puro si Sir Kinito. Pero kay Sir Kinito lahat eh. Sir Kinito eh. Siyempre, ano naman aso ano si Sir Shot. Siyempre, legit naman yun eh. Legit yun eh. From the Philippine star. So, oh hindi. Nice. Tsaka ano kasi, medyo kagulo kasi yung mga vloggers pag kung ano, sino-sino. Kaya, anyway, so but excited tayo lahat dahil Mark Magsayo nagpakitang ng video. At sino pa ba yung nasa topic ko? And then, pwede ka mag, ano, share, ha? Sa huli na natin, pag-usapan ulit si Casimero at medyo, inaabangan ng mga fans ko, eh. Yeah. Oh. Casimero na ba? Hindi, mamaya na. Pag-usapan muna natin si, ano, Pacquiao. Tingin muna natin si Pacquiao. Si Pacquiao muna pag-usapan natin. Mamili ka kung sino Pacquiao. Anak ba o yung tatay? Pareho, may balita, eh. Parang may balita. Yung anak mo tatay, sinong gusto nyo? Ikaw, sinong gusto mo unang pag-usapan? Tatay muna. Tatay muna? Tatay okay. Na. Naglabasan yung mga video ni Manny Pacquiao.
yung bago niyang workout doon sa ano yun, sa wildcard sa Jensen. Wildcard gym Jensen. Napunta na ako doon, ganda din sa gym niyon. Kasama si Coach Jonathan Peñalosa yung nagmi-mix sa kanya. Nakita ko yung video na yun sa Paolo. Maganda rin yung ano nung ano ni Senador, no? Doon pa rin yung rhythm. Although hindi pa yun yung sagad na alam natin, 'di ba? Pero kita mo naman yung movement, talagang alam pa rin. Hindi, at saka talaga ano, yung parang yung katawan niya, parang easy work, parang kayang-kayanin lang niya yung ano eh. Iba talaga, alam mo, iba yung experience pag ikaw napanood mo siya mag-exercise. Hindi ko alam ah, sorry ah, hindi ko alam kung meron na ba ditong nakapunta habang nag-ano siya, nag-meets or nagbabag, meron na ba personally nakapanood? Nakapanood ng ganyan. Pag nagaganyan si ano, kasi talagang ano eh, iba. Napansin ko lang Sir Pao, no? Yung katawan ni Senator Manny Pacquiao compare sa katawan ni Floyd Mayweather, mas ano pa yung katawan ni Senador compare kay Floyd, parang Floyd lumobo talaga eh. Tama ko kasi kain Sir Pao, no? Nakikita ko rin sana, no? Kung talagang nagpo-focus si Sir Manny sa about sa exhibition, no? I hope kung pagkatapos ng exhibition sa January, gusto ko sana makita yung mag-exhibition sa like yung mga dating hindi niya nakakalaban sa welterweight. Sino-sino ba yung mga nalilink sa kanya dati sa welterweight division na hindi niya nakalaban, no? Sama ko yan sila, Pauling Malignaggi, si American. Si Amir Khan, di ba? Si Victor Ortiz, si Ortiz, mga artista na. Si Jose, ano yun? Di ba itong bata ni Robert Garcia? Si Jose, sino? Si Cito Lopez, yung gano'n. Si maybe yung Marcos Maidana, di ba? Exhibition lang naman eh. Lumabag nga siya sa malaki itong si DK. Pero yung parang si Maidana. Pero Sugar Ray Leonard, buhay pa, di ba? Gusto ko makita. Exhibition. Ilan taon na ba si... Wala na, exhibition na. Pero okay, kung ano lang, kung... Oscar De La Hoya na lang uli. Oh, pwede rin, si Golden Boy, di ba? Yung mga ganun lang kasi parang ang ano lang, nakakaano na DKU. Tapos yung pa yung dating kasparing niya. Iba kasi yung outcome sa ating mga fans, boxing fans. Kapag yung ganitong exhibition, may pangalan, unique yung name, kilala. Di ba? Kahit exhibition ka, may angas, may dating yung press conference, yung mga ganun. Di ba? Marami ay, that's the same thing, no? That's the same thing na rin na inaano ko eh. Bakit nga yun, hindi masyado kilala? Pero I think the answer to that question is that malamang mura. Yung kalaban, mura. Hindi. Tsaka yung kalaban mismo malamang nag-finance niya. Yung kalaban ang may, ang tawag dito, ang may promote. Ganun yung kasi, di ba? Ganun sa boxing. Kung ikaw ang promoter, yung, ano, yung kanyang kalaban sa January, na nagka-firmahan sa bahay niya. Yun yung may siguro siya yung may contact sa financier. Yes. Kunwari ako yung ano, kunwari gusto ko hamunin si Manny Pacquiao, may financier ako. Ako kilala ko si Pacquiao, ilalaban ako kay Pacquiao, ako ilalaban niyo do sa lugar niyo kung saan man. Pero ako kailangan ako, pero yun ang benepisyo ko, di ba? Kasi papakilala kita, mapopromote mo si Pacquiao, pero ako yung lalaban mo. Parang ganun, pwede yun eh. Pwede naman yun. Pwede naman yun, no? Pwede naman. At saka, ay paano naman si Sir Manny naman eh, nakakahanap naman din sila ng investor ng mga ano na pwedeng mag ano nung laban niya, di ba? Eh si Floyd Mayweather nga nakahanap pa ng buyer eh. buyer nang mag-aano magkakapitalista ng ano niya exhibition niya. What if kasi dalawang beses na siya bumalik sa Ryzen ang diba? Ang call ko, bakit na lang hindi Ryzen, no? Nandoon na yung dalawa. Bakit hindi na lang Ryzen ang mag-promote dun sa dalawa? Yun nga ang problema, Sir Pao. Pero ang problema, yung isa, ayaw na nung isa. Kaya alam nung isa, may kalibre pa tong isa. Baka madali siya. At saka yung Ryzen kasi, yung exhibition ng Ryzen, parang hindi exhibition. Yes. Totoo nga na, nasuntukan talaga. Nasuntukan talaga. Oh. Hindi, di ba usually exhibition, yan, nagsusuntukan kayo talaga, pero hindi kayo nagtotododohan. Hindi, pero yung pinapabaksak niyo yung kalaban niya. Pero Sir Pao, isipin mo naman, di ba nung naglaban si Floyd Mayweather sa kasi Jake Paul, ha? May pasa-pasa din, ha? Ay, si Jake Paul, si Logan Paul, ha? Iba na yung exhibition, ano?
Iba na exhibition na to. Kung baka seryosuhan din eh. Kaya siguro to si Floyd Mayweather na ano rin kay Manny Pacquiao. Kasi baka mapuruan siya exhibition eh. Oo, kahit wala sa record yan, mapapamim yan. Yan ang importante ngayon eh. Kasama yan sa legacy mo eh. Oo, kasi undefeated ka nga, pero ididikit yung mukha mong lumuhod ka. Diba? Ang pangit naman nun, diba? Ayun. Kaya siguro, alam mo rin ni Floyd na yung kalalagyan niya na may... May karisma pa ang ating pampansang may asim pa. May asim pa. Kahit pa, kung naman lumaban ni Senador ng pro, pero yung mga kalibre na ng mga boxer na yung hindi na ganun kataas yung mga nakikita natin ng mga fighter. Ennis, Errol, Crawford, diba? Yung mga hindi ganun, Adonis, yung mga hindi na. Mga level ng mga past primes na. Kung gusto lang niya lumaban, pwede. Pero pag mga ano na talaga, hirap na. Alam mo naman yung mga Pilipino eh, parang uy, pwede na yan. Kaya nga yung kanina nagawa ako ng ano, ng content. Sabi ko, relax lang kayo. Makapagdabarin niyo na si Errol, kay Errol Spence. Yan. Sabi ko nga, I'm teasing a little bit. Total, ayaw naman ni Spence saka ni Crawford magkasundo. Si Pacquiao na lang. Pasok na lang. Naku, baka magka-idea bigla. Sa stage kasi na ito, Sir Pao, sa nang ano na to, tayo kasi mahal natin na senador. Mahirap na kasi yung ganitong ano na talaga, no? Kung yun lang talagang yung panahon na yun, kung natuloy lang yung Errol Spence na yun, ay hindi si Jordanis Bukas, lagi ko nga sinasabi yun dito sa show mo, di ba, lagi nagiging topic mo yan. Talagang nakikita ko yung mindset talaga na matatalo niya si Errol Spence, no? Pero it comes talaga kasi na nakita natin yung factor na yun na lumaban siya kay Jordanis Bukas na sana ay nakakapag-relax na siya. Ang nangyayari pa na overtrain pa siya, which is first time in his boxing career na 2 weeks before the fight nagpalit ng kalaban. Di ba? Yeah, and especially for a big fight, especially for a guy like him, di ba? Dapat hindi basta-basta ganun. Ito pa pala, Sir Pao, si Chill Vibes. Why not Manny Pacquiao and Mikey Garcia? Exhibition fight. What diba? If to? Alam mo, kung si Manny Pacquiao, malaki ang pagsisisi dahil sa kanyang laban kay Ugas. Ito, malaki din ang pagsisisi nito dahil hindi niya nakuha si Pacquiao. Tapos lumaban siya, natalo pa siya in one of the biggest upset, di ba? Di pa sino yung Sandor Martin? Yes, from Spain. From Madrid, Spain. Everyone was expecting him to win that one. Naku, naisahan pa. Laki ng talo ng mga ano, no? In huling laban niya pa, nakakainis, di ba? Na isahan pa siya. Sa kanya na rin, or something ano na rin, ng family, legacy of the family, yun na, nag-decide na si Mikey to, ano na, hang it up. So, yun. I guess, para sa akin, ano, the old Pacquiao, or the father Pacquiao, so just enjoy whatever he's enjoying and he just fight in the exhibition bouts. Pero yung totoong laban, medyo talagang di na. Ibano na lang yun sa mga anak niya, no? Oo. At saka, ano, ituloy niya yung blow by blow, Sir Pao. Ano yung successful na ano niya sa MPBL, kung ano yung ano ng MPBL, sana itong blow by blow. Kasi ito yung magiging way na kung saan siya lang talaga, lalo ngayon na parang na malungkot ng boxing ano natin ngayon eh, na hindi na tayo makapagpapunta dito ng mga Mexican, mga other na ibang lahi, no, ng mga dumadayo dito sa ating bansa. We hope na sana in the program of Global Pro, yung mga contenders natin, mga Pilipino, magkaroon ng competitive experience na maka-experience sa mga ganong klaseng ano, level of boxing bago lumabas ng ibang bansa. Madalaman lang, kahit hindi naman ganun kakilala yan, pero yung spirit-wise na experience ng mga ibang lahi, di ba? Iba. At alam ko, magiging maganda ang programa na yan. Sana, kung wag na niya bitawan. Kasi ako, nakita sana ko. Sana ituloy-tuloy niya, no? Sana ituloy-tuloy niya. Kaya nga sabi ko nga, Sir Pao, di ba? Sino bang mayor ng Mandaluyong? Beno Rabalos. Sino bang major sponsor dati ng Bulo by Blue? Nung bata pa rin ako noon. Benjamin Avalos. Diba? In cooperation, ano? Kasi lagi Mandaluyong ata. May Taguig yata at saka Mandaluyong. Eh. Tsaka, you know, I think it's very important for someone like him to manage. Hindi lang na yung basketball. Kasi, syempre, tinitingala siya.
ano siya ng mga tao, idolo siya ng mga boxer. So sana no, at yun na nga, marami naman nagpo-promote ngayon. Pero iba talaga yung appeal, tumatak yung blow by blow. Pero marami na nagpo-promote ngayon, marami nag-a-amateur. Saka Manny Pacquiao, siguradong ano, okay yan. Saka Manny Pacquiao, yung pangalan ng promoter, yung Jose Mario Joseph, talagang iba ang level. Kahit sinong boxer, mapasama man sa card yun at mapanood sila ni Senator Manny Pacquiao nang lumalabas sila. Iba ang level yun. At saka dito, Sir Pao, mapagkakaisa lahat ng mga local promoters dito. Kumbaga, best of the best. Kagaya ng sabi ko last time sa'yo, best of the best, maglaban-laban dito sa competition na to. Diba? Maganda yan kasi si Manny Pacquiao magbabayad ng mga boxer. At least makatipid din yung iba. Tsaka maganda yung continuity ng laban. Diba, yung MPBL, continue siya eh. Nandaming, ano, pupunta sila sa iba't ibang lugar. I think yung blow-by-blow na upcoming, kung gagawin nila, they can visit different places din in the Philippines. Yun lang, no? Gusto ko lang sabihin sa'yo na talagang masaya pag si Pacquiao ang dumali. So, guys, MPBL. Hindi ko alam, nakita mo na ba yung ano niya? Yung buzzer beater niya? Oo. Nakita ko yun. Tapos, nagsalita pa siya. Tingnan lang mo. Kita mo yan? Ano? Supply mo, titira ko. Intentionally. We'll see a 3-point shot in lead here, Pavi, for sure. Ito na. Ito na. Senator Pacquiao, 4-3. Bang! Off the glass! Senator Pacquiao, 4-3! Multitasking na tao. Fade away 3-point shot yun. Boxer na, basketball player pa, billiardista pa. Diba? That's what I'm saying. He just enjoys his life like that, no? He can do whatever he wants. So, di na kailangan. Ipaubayan niya na kay Michael Pacquiao. Si Michael naman, nakita ko din yung Michael Pacquiao, Sir Pao. Mukhang yung batang ito, kuha yung kopya ng ama. Ilang na-observe ako. I hope sa linggo... Ano sabi mo? Kuha yung ano? Yung forma? Yung ano, yung forma ng ama. Parang mas mabilis si Michael. Sumuntok. No, pansin sa tingin mo? Oo. Kaya nga gusto ko nga interesado mo pag napanood natin sa linggo eh. Gusto ko makita. Hindi ko lang alam kung matapang ha. Ilang. Kasi ang tapang mahalaga din eh. Hindi lang talent-wise eh. Hindi lang yung galing mo, ability. Kailangan may tapang din. Si Jimwell kasi, may tapang at saka may tibay. Tumatanggap na suntok yan eh. Si Jimwell. Hindi pa kasi natin nakikita eh. Thank you pa nung ano. Saka, somehow, hindi pa tayo din nakakita din ng sparring nung bata eh. Nung Jimwell. Ako, nagpakwento lang ako sa'yo. May nagpakwento lang ako kasi nag-sparring siya eh. Nag-sparring na daw ilang beses na yan eh. Papakwento lang ako. Ilan, Sir Pao? Ano ka ba? Ano yan? Narinig mo ako? Okay. Okay. Oo, narinig nagpa- din na kita. Yun, nagpakwento lang ako dito sa kay Michael Pacquiao. May galing naman daw. At sabi sa akin ng promoter, nako, Sir Pao, aabangan mo tong laban ito. Yung kalaban niya, hindi yan mag, ano, hindi yan mag, antag dito, hindi yan magdadahan-dahan. Kaya abangan ko talaga, subukan kagad nila, ha. Bali yung phase 1 gymnasium ni Sir Paul diyan kagana pinalaban nila ano ni ano ni Paradero at saka ni ano. Yes, diyan din yung laban. Undercard yan kasi yung ano na yan yung sa gym na yan diyan gaganapin lahat yung amateur, yung professional, yung laban ni Michael Pacquiao, diyan po lahat. Apat lang actually yung pro eh. Apat lang. So, apat lang lalaban. Oh, medyo weird, no? Dahil konti nga lang, no? Pero, maraming amateur. At sa mga naghahanap kay SB, nandiyan dyan din siya. Kakanta siya dyan. Ano masasabi mo dito? Kay yan. Napanood mo na ba yung mga ano niya? Yung mga meets niya? Nakita ko eh. Na-mix siya ni Coach Jonathan Peñalosa eh. Nakita ko rin naman, no? Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, kopyang-kopya yung forma ng ama. Mas kopya niya pa yung forma niya kaysa kay Jimwell. Yung nakita ko. Kasi, syempre, grassroots na yung Sir Pao, eh. Sa ano ng ama, eh. Diba? Yung sa ano ng ama, diba? Like, sino ba yung mga kilala natin, mga boxer na, ano rin, boxer na world champion din yung ama, diba? Si Chavez. Chavez na ito.
mga Powcast, 'di ba? Maano mo talaga ability na copy mo yung ano ng ama mo eh, 'di ba? Ng magulang mo. So sama parang si Jimmel, si Michael ate parang mukhang nakakakuha ng ano ng forma ng ama. Pero hindi natin makokonvi ano yan, Sir Pau, na kung ito ba itutuloy niya hanggang pro, 'di ba? Hindi naman kagaya sa kuya niya, 'di ba, na talagang boxing. Parang seryoso, no? Parang seryoso yung kuya niya. Gold medalist nga, di ba? Yung pangarap niya maging ano na legacy, maging gold medalist, di ba? Sabi kasi si Michael, parang focus about si ano. Hindi ko nga alam eh, kasi usually, ang dami niya ng kanta na ginawa. So, I thought he's gonna be a singer. So, suddenly, yes, biglang gusto niya lumaban. Nga, nasa dugo. Nabigla ako. Kasi ang alam ko lang talaga siya, favorite niya yung mag-raft. Mag-rap talaga, Mag-rap talaga, pero nung naano ko itong balita, ha? Tapos mayroon ng video na nag-mimix na siya with Coach Jonathan Peñalosa ni Lorde. So, seryoso nga. Yan. Iyan ang, ano, yan ang aabangan natin sa October 9 yan. Basta magkita-kita tayo dyan, ha? Sabay kami ni Sir Ian, pupunta kami. Kasama niya yung kanyang si Ma'am ano, Ma'am kanyang asawa. Ikaw sino kasama mo? Yung missis ko di makakasama kasi nalaglag sa motor eh. Talagang iyak ka. Nilaglag mo. Sa mga tropa natin. Sige, pre-kausapin ko si Sir Lumar, baka pupunta. Sabi ko pag nagkita-kita mo, kailangan gusto kong madami akong may libre. Marami kayo dapat. Busy pa yung iba, si Bro Dave, ngayon lang nagpaparap. Linggo yun eh. Oo nga eh. Linggo? Talaga, mga kasama natin, Sir Pao, mga BPO eh. Mga puyat eh. Ang akala ko, mga VIP eh. BPO. Eh, para-paraw naman yata tayo na dyan ang galing eh. Anyway, so yung laban pala ni Paradero at saka ni Vince Paras, just to talk about it, kasi yun talaga yung dapat pinag-uusapan natin. Eh. Ano pa makikita mo dyan? Kung ano yung tindi na nakita natin nung unang laban, mukhang ito talaga may bagsakan na talaga to, Sir Pao. Lalo na naman tong dalawang to, may kakayahan din naman magpatumba ng kalaban. At talagang mukhang uhaw na uhaw yung dalawa. Gusto mong matapos na itong laban na ito na convincingly na hindi naabot sa decision. Di ba? Kasi nga tabla, di ba? Tabla, talagang disappointed niya si manager ni Vince Paras na si Coach JC, si Sir Jason Mananquil nung fight na yun. Si Robert Padradero din, in-expecting niya siya rin ang panalo. Disappointed din siya. Kaya nga, in this fight talagang, kaya nga sabi ko sa iyo, interesado ko sa laban na to dahil first time yung mano, first time ko makapanood ng boxing live, first time ko rin makakikita ng slugfest sa harap-harapan ko. Ay, walang ano to, Sir Pao, matira matiba ito. Nagbibigayan ng dalawa. Ito yung laban na kumbaga sa anong sabong. Diba? Walang takbo-takbo. Kikitan talaga. Yan ang gusto natin mga Philippine fans, mga Pinoy boxing fans, ganyang lakasing laban. Umaatikabo. Okay. So, yan yung aabangan natin. Pupunta ako dyan. Again, sa phase 1 yan. Ha? Phase 1, BF Paranaque. Phase 1 gym. Hindi ko makita sa Google. Kaya nga ako eh. Nahihirapan ako eh. Hindi ko makita sa Google. Pero may Facebook eh. Las Piñas daw, di ba? Las Piñas yan eh. Ang lumalabas sa akin, ito ba yan? Guys, baka may taga-KSK na mag-comment. Baka mga dito viewers na, ano? Malapit ba yan sa Fit Personal Training Studio? Yun ba yun? Elizalde Avenue ba? Good morning pala sa mga nanonood. Ay, may good morning, Real Talk Chicago. Shoutout pala, Taglo. Gusto diba? Dave din, bro. Ba't mo nilaglag daw? Ano daw nilaglag yung asawa mo? Nabumunta kami sa Santa Maria, Bulacan. And dito si Real Talk, inintay yata yung topic natin na Casimero eh. Inintay nyo na ba? Okay. Iniintay yata eh. Guys, summarize ko muna ha. So, FYI po, no?
Kanina po, kanina po ay in-advise po namin kayo na meron na pong tentative fight si Albert Pagara sa November 5. And according to rumors and news, sabi ni Albert sa akin, kasi umakyat si Albert na hindi pa raw din ka-confirm, pero si baka si Alan Villanueva, si ano po, Raymer Gabalio is the fighting October 29 against Ricardo Sueño sa Lagao Gym Post sa General Santos for the WBO Oriental. Si Mark Magsayo, ba, may apat na point lagi akong sasabi. Apat na points because the gym, the trainer, gym, sarang sa Brick House siya nag-training, Brick House Boxing Club, the trainer, Marvin Somodio, baka hindi nila daw kay Freddy Roche. Yung timbang niya sa Box Rec, super featherweight na, at yung laban niya, eh, baka daw, eh, next year. Kasi baka, alam mo na, baka super featherweight na nga. And of course, pinag-usapan namin si Tatay Pacquiao, si Manny, at saka si San Pacquiao, itong si Michael Pacquiao na may laban po sa darating pong October 9 sa Phase 1 Gymnasium sa Paranaque. Iyan. What time is it? Paradero pala, at saka ano ha, yun ang main event doon, Paradero at saka Paras, ayan po, ay para sa championship din. I think that is WBA. Okay. Ano ba? Ano ba balita kay Casimero? Pag-usapan na, ba natin? Ano ba? Oh, itaabangan ng ano eh. Hindi ko itaabangan na alam kung pag-usapan natin dyan eh. Kasi ano, an announcement pa lang eh, nagkakagulo na tayo dito sa mundong Pilipinas eh. Ganun talaga yung epekto ni General Casimero. Oh. Talagang siya lang yung sa history ng Pilipinas boxing na talagang na ano ng kontrobersya, alam mo yun, parang show maraming na, ano maraming natabayanan talaga. Oo, maraming may ayaw, maraming may gusto. Tapos ano, sumakto pa yung panahon na ito sa kanya na talagang ano na tayo sa punto ng social media na mas lalo lumaki yung ganitong mga ba. Kasi dati sir po, magkaroon man ng issue, tahimik lang, nagbabase lang ang tao sa dyaryo. Oo, sulat-sulat lang, walang sagot-sagot, di makasagot. Makasagot. Eh ngayon, di makasagot si Real Talk. Ngayon, nakakasagot na si Real Talk. Lahat-lahat nakakasagot. Yan yung mga hindi related sa mundo, sumasali na kahit hindi sila kilala ni Casimero, may kasalanan. Nagagalit na naman si Mark Joseph, ayan na. Oh. Kagaya ito, may nababasa akong vlogger na to, kilala mo to. Mm. O, diba? Alam mo, andami, alam mo, i-call out ko lang din kasi medyo namin it's okay to hype, pero ang dami mga vlogger na sobrang misleading. Pag may nakita kang sobrang misleading ng mga vloggers, whether kakampi o hindi, Jesus, Ginoo, kaya nasisira yung credibility natin. I mean, it's okay to argue, it's okay to provide your opinion. Masabi ko lang ha, ito ang pinapatamaan ko, parehong kampo. Meron talagang mga video eh, mga vlog. Oo, Sir Pau. Yun yung naging ito, tayo real talk lang naman tayong dalawa dito kasi yun na obserbahan natin. The more fun fact kasi na maglabas ka ng ganung content or something na ano, na related naman sa ganung bagay na iniisip ng mga boxing fans. Iniisip na kagad ng boxing fans na totoo 'yun. Okay? Eh kasi mga hunghang din yung iba, sorry to say. Baka title lang pinapanood. Mga subject lang. Yes, subject lang. Sus, Ginoo. Ayun ang sabi mo, 'di ba? Ayun ang sabi ng sabi mo, 'di ba? Casimero versus Inoue tuloy na. Sus Mariose. Asan ang press release? Plantado na daw. Ay, lako, edi naniwala naman yung mga tao dahil ano, sabay ano na sus Ginoo title, diba, babe. Let's also tama Sir Pao, kaya nakausap din naman natin na yung ano nung nakalang araw napaghagian naman natin, marami naman umagree din sa mga sinabi natin, di ba? Na yung the more kasi na ginagawa nila, yung pa yung nakakasama kay Casimero na yung, ano, exactly na, no, nakakasama pa sa karir niya na wala naman siyang ginagawa eh, sa kadahilanan na sobrang ano ng mga to, ng mga to, ng mga yan nagiging affected pa, di ba? Napapahamak. Sumasabay napapahamak sila kay SB. Oo, napapahamak. Sumasabay sila sa kung anong sinasabi ni SB nila, ni David, ni Sherwin. Eh, hindi naman sila related dun sa problema. Diba? Hindi, si tapos SB, alam na natin, na, at saka sina ano, na, yung talagang purpose nila is negative. Pero negative, yung nagiging positive na gusto mo, nagiging negative din. Kaya nga sabi ko, yes, wag na lang. Don't feed the devil or the evil. Yes. Ganito. Huwag kayong mga kontrabida, wag ngayon.
Yan. Pero ito rin masasabi ko. Sorry lang, sabihin ko lang, total nandito naman si Real Talk. Minsan naman, Diyos ko naman, minsan naman, wala namang masama sa kanyang pag-a-announce, no? Minsan, mga kontrabida sobra naman talaga, nakaka-ano naman, dahil kapwa Pilipino din naman, tao din naman, eh, yung iba nga nag-hype din. Yung kay, kumari, for example, Yumi, wala namang official press release yun, 1 week. Yung mga laban ng mga Amerikano, minsan, naglalabas din naman sila ng balita. Oo, I mean, totoo yun, sir. It's, naglalabas din yung mga boxer. Sir, medyo parang napipersonal, mapangit din. Sir, pa, may kilala kang ano ba? May kilala kang Ricky Martin wannabe na nagsasabi na maglalaban na daw sila ni Pacquiao. Hmm? Ah, yeah, diba, Ryan Garcia. Ba? Oh, pero wala ka naman. Oh, di ba? Laban na daw sila ni Manny Pacquiao. Ready na nga daw siya. Oh, itong nga laban. Tapos yung nila o yan, di ba? Hindi daw niya papayagin kasi ilang beses na yan. Tapos meron din, di ba? Yung, ito nga, yung Errol Spence at Terence Cropper, nagbigay pa sila ng date. Oh. Na okay na daw. Sabay, hindi pa tuloy. Kaya ako, so, kinakabahan din ako. Ako, oh, kasi, go. Sir Pao, sa nakikita ko, the more kasi na pag sinabi nila na galing sa manager, So, sino ba nakikipag-coordinate sa manager? Sino ba nakikipag-coordinate sa promoter? Di ba, manager? So, si manager, anong bibigay ng outcome? Outcome kay, kay boxer. So, si boxer naman, syempre, inaano na niya kay manager kung ano ang takbo ng kanyang karir. Gaya na sabi nung iba, sabi nila, nasa si Aegis Plimas, bakit daw ganito? Pinaliwanag naman natin yun. At nakakita ko ng ebidensya, Sir Pao, na si Aegis Plimas ay talagang parte ni General Casimero. Matagal ko na naman alam dahil nasa Instagram naman niya yun. Yun yung mga tao kasi hindi kasi nakita. Baka wala rin Instagram. Wala Instagram. Makita na lang na yung picture na sinabi ni Aegis Plimas yun from the Plimas Management, di ba? Sama ko kasi, alam mo, kagaya na si may legality na pag nagsabi ka ng ganito-ganyan, pwede kang kasuhan ng libel. Oo, na masyado kasing nasasaktan yung mga tao, pinipersonal nila yung mga bagay. Ang problema, alam mo yung ano, may kasabihan tayo minsan, ha? I mean, pag hindi magandang sasabihin mo, tumahimik ka na lang, lalo na wala ka namang kinalaman dyan, feeling ng iba, may mga kinalaman, alam mo na, content. So, ako, I mean, I take advantage of the content. Kung, kung about boxing talaga yan, I really hype it, I really talk about it. Diyan tayo nag-aaway-aaway kung sino mananalo, sino matatalo. Yung mga dating natin, no? Yung mga debate natin, nalalaman. Pag-uusapan pa natin yung mga bisa-bisa, tsaka mga demandahan, anong pakialam ko dyan? Wala man ako alam dyan, di ba? Nagulat nga ako sa'yo, di ba yung sinabi ko yung People's Republic of the Philippines, sabi mo nga na-opik na Ano? Na-OP? Yung, di ba? Yung, yung nagsabi nga ako noon, yung sila ni SB sa kasi Ice Master na kahit walang complainant, basta pag tinanong yung People's Republic of the Philippines, pwede yun, yung prosecutor. Malay sabi ko dyan. Na-OP ka. Hindi ko alam. Kasi hindi ko alam yan eh. Kaya nga, magtanong ako sa mga tao, ano ba kayo? Ano, boxing sports vlogger ba kayo? O ano, Tulfo? Yung mga ganun ng style niyo ba? So, diba? So, hindi ko alam eh. So, pakibago na lang na, na yung mga channel nyo, naayusin nyo naman. Huwag nyo sabihin yung boxing-boxing yan. Pag tinanong ko kayo ng 10 boxingero, baka hindi nyo kilala, baka hindi pa kayo nakahawak ng gloves, yung iba dyan na nanggagaling-galingan. Ngayon, sir pa, may tanong ako sa'yo. May natunugan ka na ba sa promoter ni Rayo Akaho na nakapag-gawa na ba ng big fight sa Japan? Contestarated ng boxing. Kung ako, hindi ko kilala itong manager, promoter na to. Pero syempre, di ba sa Japan, nakakapagawa naman ng mga malalaking laban. Yes, pero sir. This kind of promoter of Rayo Akaho, ilagay na natin sa punto na sila ahead ng fight na to. Sila yung magiging host. Yes. Yung manager ba na to, nakapagawa na ba ng big fight somehow ng mga boxers niya sa Japan? If you are a pamilya, yung ano niya, yung last ano niya, yung last promoter niya, Yokohama promotion. Ano pangalan ba yung ng last? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam pangalan. Yokohama ay Ichitaro Ishii. Ichitaro Yokohama, hindi familiar eh.
Kasi alam ko lang naman, sila Ohashi lang naman, saka si Honda lang sa Japan eh. So, ang tanong, ang masasabi ko lang sa'yo, pare, itong promoter niya has been promoting in Japan. Yes. Sa Korakuen Hall. Oo, somehow, yung mga fights. Oo, lagi-lagi diba? Sa Korakuen Hall. Yun, sunod-sunod yun. Oo. So I mean, Japan is not a bad place for to host the fight if that fight is gonna happen there. Yun lang, yun nga, yung mga problema nila, yung mga visa-visa, hindi ko alam, no? Yung visa kasi, mahirap na kasi patunayan natin yung mga visa na yan, eh. Hindi diba? Ko kasi din alam, eh. Diba? Kasi hindi naman tayo Bureau of Immigration or na makapag-ano dyan, diba? Wala naman tayong alam dyan, eh. Diba? Hindi, pero syempre, that would really play a part. Kaya nga sinabi ko, alam din ng SB yan na may ganito-ganito. Dito ganito, ganito. Wala laban. Talaga. Wala siyang visa. Makapunta ng event, diba? I mean, tanong ko lang sa mga ano sa mga hindi naniniwala, no? Sa tanong diyan, sabi, may laban ba talaga? Let's be honest. I mean, sinabi na nga ni General, he looks serious there and madami. Parang kung ako naman si General, hindi ako magbibitaw ng salita na ganun dahil alam ko na marami yung kritiko. Bakit ako magbibigay para lang mabash ako, para mag-hype ako? Eh, kahit naman di ako magsalita, 'di ba? Kahit di ako magsalita, talagang pag mga asar, may mga hype din naman sa akin. So, why would I do that? Kaya nga. Ano, para lang maasar ako? Ganon, di ba? Pwede naman yan, Sir Pau, talaga. Alam niyo sa sarili niyang may laban siya. Mm. Sinabi sa kanya, naset naman, ganito, ganon. Kaya lang, may mga factor na kagaya nga, isa lang alang natin na meron pang konting inaayos, mga minor problems na kailangan i-fix yun, di ba, Sir Pau? Yeah, ako, I will admit with you, if it's not General Casimero, I think it will be fine. No, yung mga magsalita niya. Kaso ang problema nga meron siyang ganyan. And the thing is, lalo na in this world today, ito, ito mo, yung laban ni Conor Benn at saka ni Eubank Jr. Eh, hindi pa matutuloy. Ay, nako. Sayang ang pera ni Daddy. Yeah, delikado. So, delikado talaga ito kahit na, you know, ito nga, alam mo, kung hindi ito si General Casimero, let's just for example, tanong ko sa inyo, kunwari ah, Manny Pacquiao yung lalaban. Tapos sinabi sa balita 99.9% na yung mga yung tsansa. Ano, tuwang-tuwa kayo, di ba? Tuwang-tuwa ka. Kasi laki na yun. Pero ito, parang ayun, 99.9%, taas na nun ah. Ayun maniwala. Pero syempre, I mean, let's admit, it's not yet official until the promoter says it's official. Pero kasi din, no? Tapos lalo ngayon yung pahapyo na sinasabi ni Rayo Akaho, isalang-alang din natin. Papunta na rin din sa point na yun eh, na parang yun na rin din talaga eh, di ba? Sana nga. Meron lang silang isinasalang-alang na baka hindi mangyari. Eh tayo, alam naman natin mga Pilipino, kagaya din ng mga fans natin dito, yan yung sinasabi nila, yung letter B, yung B na yan, di ba? Yung visa na yan. That's a big issue. Paano ka naman makakapunta sa teritoryo ng bansa na yun kung wala kang visa? Hindi ka makabiyahe, di ba, Sir Pao? Yan. And then I'll be also stupid as a manager of a first class fighter to be having my boxer announce that. Sinabi niya, sabi doon, di ba? Sabi doon nila, pwede nang i-announce. Kung hindi pa nila alam kung paano maaayos yung visa issue, concern na yan. Yes. Sana maayos nila kung sa Korea. But, you know, sabi nga nila, may tatlo daw pinagpilian eh. Korea, Japan, or Pilipinas. Eh kung basta matuloy yung laban kahit sa Pilipinas, pwede na yan. Sa Pilipinas yan, maglilib ako, Sir Pao. Pwede yan. Ano ba yung mga bansa dito sa atin sa Asia na hindi na kailangan ng ano ng visa? Wari, mga Indonesia, Thailand. Thailand din kailangan, di ba? O Hong Kong, Taiwan. Kaya lang may mga days lang yan, Sir Pao, 14 days. Hindi naman niya kailangan ng matagal eh. Hindi, kung ano, kung hindi, wala lang, ano ko lang, naisip ko lang. Yung mga, sinasabi ko lang naman yung mga araw na pwede magstay doon na wala kang visa. Parang tourist ba? Yun yung naano ko, yung mga lugar. May mga days na hindi ka pwede magstay doon ng matagal. Sa akin lang sana matuloy kasi mas masaya din yung mga vlogger. At least totoo na yung nakikita natin yung laban. So, siguro at this stage, magpapapasok ako, no? Magpapasok tayo ng konti at for question and answer.
And okay. Again, pagpapasok po kayo dito, let's just be civil, no? You can say whatever you want. Iwasan po natin ang pagmumura. At ano lang. Mainit si Real Talk Chicago ngayon, Sir Pau, eh. Ano? Mainit si Real Talk Chicago ngayon. Para lagi sila mainit ni ano, underground. Pero si kahapon talaga yung dalawa nagkita na naman. Anyway, ask me about any other question also about the sport. It's fine with me. So magandang gabi po sa inyo lahat. Yun, Powcast Sports, di mo naman alam pa na plano nila para matuloy lang siya pag-usapan. Ano yun? Ano, di mo di alam gets, ano pa daw? Plano nila para patuloy lang siya pag-usapan. Eh, kaya nga hindi na lang dapat pag-anoin kasi mga bagay-bagay underground na yan. Hindi, isa pa, ang Azure Boxing PH, naiintindihan ko yung point mo. Pero, I mean, there's a public interest for Casimero. So, alangan naman, kayo, miski kayo, ikaw, Azure, nanonood ka kahit ibang ano, topic ko, no problem. Pero maraming tao na kahit na yung potential possibility pa lang, eh, gusto na nilang mapag-usapan kay Casimero. So, ganun talaga. Siya yung in demand eh. So, sana maintindihan mo yun. Diba? Kaya nga, may mga mainstream media. Nilasabi nila, potential fight. Potential fight. Oh. Lama instant na dati na nauna po ang boxer na mag-announce. Hindi, marami na. Marami na. Dami na. Ang dami. Mark Joseph, wala ka rin hulog niya. Ewan ko sa'yo, tapo na, balimbing ka eh. Si Passionate pa, sir. Kasi may reshutter. Yeah, ako na. Ah, sorry, palitan muna yung pangalan mo na dapat. Bakso ka, sir, showbiz dapat. Shoutout Lodi na, sa taas. Nimuel, nako si Nimuel, ayan na. Kakasa hey, nga doon sa kalbuan eh. Kakasa. Sige lang. Hey, Pao Salud, don't compare Manny to General because the first place, they are not the same level. Second, Manny has already proven his credibility in boxing, not like General. Good in trash talking. Okay, kinumpir sir. Thank you, sir. Kinumpir ko ba nga ba? Wala naman tayo kinumpir, ah. Pero saan niya ako balita yan? Eh, yung iba minsan, ano, pati yung mga vlogger, mga comment, parang iba yung interpretation nila lagi. Interpreter niya, eh. Wala naman kami sinabi na pinag-compare namin si Manny Kitan, really. Bigyan nyo ng link si Sir Paul na sinabi niya yon. May laban sa Madison kasi daling araw. Ayun nga yung laban ni Ben na baka hindi matuloy. Pakas, no way, wala din naman siya lang ang boxer dito. Ano? No way na lang. Hindi naman siya lang ang boxer dito. Sa... Okay, baka ang inaway niya na hindi lang naman si Casimero ang boxer dito. Hindi na. Ay, totoo naman. Okay. Yung problema nga, maraming ang naghahanap nga sa balita ng Casimero. Yun lang naman sa amin. And as a vlogger, content creator, media journalist, syempre, sabi nga ni YouTube sa akin, ibigay mo ko anong gusto nila. Oo. So, in somehow, entertainment, binibigay. Sa totoo lang, ang dami kong videos nga na sinasabi nila na ibang boxer naman. Oo naman. Tapos konti yung views, pero pag Casimero eh, no? Blockbuster yung... Blockbuster. Masisisi nyo ba ako? Yun ang gusto nyo. Potential possibility, etc. Eh, pinapanood ng mga Pilipino. Eh, ano? Sa Pao. Ewan ko nga ba. Pag ganyan mga tao, boss po, walang manonood. Ano, wag na lang manood sa mga boxing vlogger. Okay. Naku, ibig mo sabihin, tinutolerate natin siya, Sir Pao. Eh, hindi ko sa iyo maintindihan, sir. Pag pinag-uusapan, tinutolerate na. I'm giving you both side of the story. No, both side of the story, and I'm also giving you my opinion, and Mark and everyone, di ba? Nagagalit ba kayo? Kunwari, hindi ko alam kung ano ka, kung may partido ka, no? Na ako hindi ako na wala akong pakialam kung anong gino-content ng iba eh, kasi content nila yon. Nagagalit ka ba doon sa mga naninira, Azur? Wait lang, kung mapanood mo lang pa mag-video magmura ni Muel, tas walang ginawang paborito niyong box. Eh di ba pareho lang man sila nagmumurahan? So ano? Hindi, ganito na lang, no. Oh. Azure Boxing, no. Yung way kasi na yung parang pinapasok mo yung way ng mga issue dun sa kabila. Kami kasi dito ni Sir Pao, pinag-uusapan lang namin is more about inside of boxing, 'di ba? Kung ano yung kalakaran sa boxing. Yung mga pinapasok mo kasi which is telenovela yung pinapasok mo eh. Yes, hindi na related yung sa boxing, so. So, kung ano man yan, kung ano man inaano mo ba, we respect you,
Pero dito kasi sa show ni Sir Pao, pinapasok natin dito is yung ano, yung boxing, no? Kasi yeah, meron sa future fight. Doon lang tayo yeah nagbe-base. Pero yung other ng mga telenovela ng light niya, wala na tayong ano doon. Oo, iba yun eh. Iba yung telenovela. Yun ang gusto nyo. Doon kayo manood kung yun ang gusto nyo. Alam ko naman, mga chismoso-chismoso eh. Yun yun. Eh. Oo. Hindi kayo kawalan. Okay lang naman sa akin. Pero ayun, kung gusto nyo ng boxing, ano oras na? Wala, hindi yata, no? Mag-abang lang tayo sa mga vlogger natin, kaibigan, sila Marvin Mabait or maybe si Ma'am Princess magla-live sa kanila YouTube channel. Oo. Yan. Tsaka FYI lang kay Sir, no? Dito naman, naririnig mo naman magkabilang panig binibigyan natin kung gusto nila. Pero sila mismo pinipigilan ko pag medyo personal na. Ayaw mo na sila pa, tuloy mo lang page content kay Alas. Kung ayaw nila manood, bahala sila. Oo nga naman. Pero gusto na lang manood eh. Kaya nga, no, daming nanonood eh. Good luck. Uy, grabe ka naman 3 years. Ano? Ano? Grabe ka 3. Ngayon, ano, gusto ko lang sabihin. Talaga, basahin ko muna. Totoo naman na hindi lang box. Pero lang di siya nag ano yan? Oo, totoo naman na hindi lang siya box eh. Pero siya lang din sa ngayon ang si pound for pound WBN. Totoo, sir, Paul, no? Ba't walang nanay doon? Oo. Tsaka hindi ko lang maintindihan sa inyo. Nagagalit. Kasi mga personal kayo masyado. Pag sinasabi ko magaling si Casimiro, nagreklamo na pound for pound sa WBN. Eh, totoo naman. Kasi pinipersonal nyo. Boxing lang ako dito. Wala akong pakialam sa pinapersonalan. Oh. Nako. The mere fact you mentioned Manny's name, well, we just define Jack. Okay, bahala ka sa buhay mo, sir. That's your opinion, ha? Scarface. Ano ba yung sinabi ko? Ako sa inyo. Ah, alam ko na. Nung, kung sa pag-a-announce yata, kung si Pacquiao ang may laban, ay, ang hina. Scarface. Hindi rin ang komparasyon yun eh. Ay, Diyos ko. Yung kung si Pacquiao yung 99%, 0.9%, matutuwa kayo. Eh, totoo naman eh. Ewan ko sa'yo, Scarface, ha? Alam mo yung mga tao, pag ginatawag ang bias pag hindi ka pabor sa kanila, bahala sila sa buhay nila. Kasi nga, bro, kaya tayo ganun. Kasi boxer yung nagsasalita. Sino ba yung malalaban sa ibabaw ng ring? Ikaw ba? Kami ba ni Sir Pao? Hindi, diba siya? Siya yung nakakaalam eh kung kailan siya akit ng ring eh. Oh, eh, tsaka yung boxer, celebrity in way. So, talagang yung sasabihin nila, makakot talaga yan. Ay, anong gusto namin ikot? Gusto namin balita? Gusto namin, kayo ang mahina umintindi, di ba? Sinabi ko nga noong una, Casimero say, sabi ko naman, naniniwala ako. Oh, that's my opinion, that's my prerogative. Yes. Kung ayaw nyo maniwala, huwag kayo maniwala. Bata pala ito ni Papi. Papi, yung bata mo. Oh, ay, yes. Oo, di ba? Asensya na po, madami kasing nanggigigid sa paborito nilang boxer. Alam mo, nung una, hindi ko alam, di ba? Okay ka naman eh. Kasi nagkakaroon na ng, ano na tayo, ng pabor-paboran, nagkaroon ng away-away. Kaya, ganyan, nagkaroon tayo ng kampi-kampihan. Boxing na, boxing. Bias. Okay, sir. Okay. Okay. Note ka lang sa akin. Oh, hello. Oh, real talk. You know? Real talk. Ano kaya, kung bias ako, paano pa kaya yung mga talagang magkakampi? Eh ako nga, wala nga ako kinakampi sa kanila eh. Pareho ko nga sila binabanatan paminsan-minsan eh. No? Pareho nga, and alam mo, madami kasi yung mga fans, ano yung mga, siguro banatan natin itong mga fans at saka mga haters. Pareho natin banatan para magkaalaman natin. Doon tayo sa kabilang channel mo. Sa kabilang channel mo, sa Powcast Project, wag dito sa Powcast Sports. Ah, ayan, sabi sa inaano eh. Next time na lang, next time na lang. Okay na siguro. Don't hold back please, sabi ni Rex. Don't hold back. Tatandaan niyo mga kapatid, ang Powcast Sports ay Power Sports. Ba, hindi natin pwede ano yan ng ano, sports is sports. Yeah, salamat, salamat. Sa ewan ko po kung narinig niyo yung paborito nilang boxer, nag-iiba ng pakiramdam ko eh. Feeling mo yun, bro. Ayun na nga, ano mo na yan? Pare, ang tag dito? Opinion mo na yan. Don't stop believing, that's the spirit. Yan.
Shot, makakalbo na naman ako. Alam mo, you know, ano alam mo yung natalo kayo nun dito, Denaire? Oo. Oh. Nakipagpustahan, di ba? Nakalbo ko, di ba? You know how good the feeling pa rin para sa akin. And again, kaibigan ko si SV, you know, that's his stand. And the good thing about him, he firmly believe ko ano yung gusto niya. Which is, you know, I respect that. But ako, yun yung paniwala ko. Kumari, ito, naniniwala ko kay Casimero. I'm happy. Kumbaga, to give, to put my stance in a stand supporting the boxer. Kasi yun naman yung isa sa adhikain ko eh. Sa nga, Sir Pao, yun nga ako. Diba? Kung ano tingin nila ka SB, ganito, ganun. Tandaan nyo kasi yung tao, talagang matagal na sa boxing industry. Pangalawa, nagtrabaho siya sa isang promoter, diba? Promoter, manager, or something, kahit sino yan, na mga nakakasalamuha niya. Mm. Kaya marami siyang alam. Although nga, minsan na ano rin kayo kasi nga yung kanyang... Nagkasama kasi sila ng personal eh, kaya... Kaya ganun eh. Na kasi, kaya ganun. Pero in reality, kung susumayin sa galing sa talino, malawak ang kaalaman niya. Yun ang totoo. Oh, talented kasi yung ano na yun eh. Ulurong yun eh. Singer, ewan ko ba? Singer na, ring announcer pa. Alam mo, pangarap ko lang talaga, sana magkaayos na lang sila eh. Baso parang pataasan yung pride eh. Pataasan na ng pride eh. Nagmansa rin. Ang dami na kasing nadamay. Alam mo kung bakit? Sulsul na rin kasi mga nakapaligid kaya hindi na mahirapan na. Nagsama-sama na kaya lalo lumalaki. Oo. Tapos tuturo na ay kasalanan ni ganito ganun. Pinagsasabong ba? Kumbaga. Ako lang maisasabihin lang ako sa kanila ha. Yung Facebook ni Ibana nawala, di ba? Mag-ingat-ingat tayo. Baka ma-report din tayo. Hindi ko alam. Baka na rin ba siya. Oo, no? Naano ko nga eh. Inaharap. Wala na rin. Mm. Grabe nga, mag-ingat-ingat tayo ngayon, guys. Ingat-ingat tayo, ha? Mga haters, pakita na mga sarili ko kung bakit kayo galit. Yun na nga, ewan ko dyan sa mga haters na yan. Hindi, alam mo, isasabihin ko lang, ha? Siguro, 183 yung nanonood sa akin, eh. 183. Sa 183 pong nanonood, ako naman po ay... umaapila lang po sa inyo, no? Whether gusto nyo kay Casimero, ayaw nyo kay Casimero, kung ayaw nyo, okay lang. Pero, man, para naman mang asar pa, maganito pa, parang hindi yata tama. Ito, may papasok dito na isa, magsasalita yata si Clip. Bibigyan ko talang link clip sa Facebook mo mismo, ha? Papapasokin kita sa Facebook mo. Pero si may link dyan sa ano? Sino? Si All Day gusto din umakyat, Sir Pao. Ah, si hindi ko napansin kasi. Sabi niya kasi na hindi ko ito nagpapakyat. Sabi niya, nagtatampo na. Ah. All Day, papasok ka, huwag kang magagalit, ah. Lagi kang galit din eh. Ayoko na nga ng galit din sa show ko eh. Lagi may init ang ulo ni All Day eh. Lalo na pag may pumasok na taga-kabila. Basta huwag ka lang magagalit. Send ako sa clip. Ayoko nang galit. Tsaka sana may nagre-reklamo sa iyo kasi. Kasi hindi ka daw nagpapakita ng mukha. Di ba nagbigay na ako ng rule All Day? Dapat ipakita mo yung mukha. Kailangan makita yung mukha. Kasi para fair naman. Para fair sa lahat. Kasi everyone is providing their point of view. Huwag walang filter dapat. Oo. Nagre-reklamo kasi sa yung iba. So, yun lang. Cliff, sinend ko sa Facebook mo yung link sa Streamyard. Open mo na lang kung gusto mong magbigay ng opinion mo tungkol dito sa ating usapan at sa mga gusto pong magtanong. Mas maganda ang angas din tayo na boxer paminsan. Hindi, totoo 'yan. Alam mo ang naging issue lang talaga kasi, alam mong naging issue lang. Nagkaroon ng mga personal na problema pero napakaganda ni Casimero sa mundo ng boxing kasi siya naglagay ng ibang flavor. Yung flavor na hindi nagagawa ng iba. Yung flavor, diba? Na hindi tayo sanay. Yung flavor, yes. Na hindi ginagawa yun ng Pinoy. Siya lang yung nakagawa ng ganung flavor at parang naaangkop. At talagang mas na nabebenta yung ganung ugali. Mm. So, sana kung nagtuloy-tuloy yon siguro nako mainit talaga ang pangalan ni General Casimero. Sayang, no? Nagkaroon lang kasi ng ganito Pao, eh. Kaya nga lang, Sir Pao, ito nga, yung mga fans talaga na nakakaano, no? Hindi nila alam. Ang akala nila na kay General Casimero, ano na siya sa tuktok na ganun? Ganun na kataas yung tingin nila kay Casimero. Hindi nila alam si Casimero nasa mababa pa yun, nagsisimula pa lang para makilala. Ultimo nga, si Naoya Inoue nga, ang hirap ibenta sa Amerika, di ba?
Yeah, paano yeah. Sa Pilipinas, kilala siya. Anyway, ito, meron tayong correspondence pare sa ibang bansa na ipapasok natin. Ba, Voltaire, ha? Voltaire. Pare. Hey, what's up? Kumusta? What's up, Pao? Oh, ito. Damit pa lang, expert. Yes, damit pa lang, expert na. The Ring. The Ring Magazine. The Bible of Boxing. So, ito na. Pinag-usapan namin si Casimero. Ano bang masasabi mo dito? At, dito kasi sa Pilipinas, pare, nasa Las Vegas ka, di ba? California ba? California pala. Oh. Dito kasi sa Pilipinas, announcement pa lang, nag-aaway-away na kami. Diyan ba sa ano bang pakiramdam dyan ng, kay Casimero, ano bang balita dyan? Ang kay Casimero sa akin, eh, wala naman eh. Parang istan lang yun. Parang Muhammad Ali, matagdal. Pero Casimero, sports lang. Pero yung kan kasi kay SB sa kasi meron may dating tampuan yan. Nandito pa sila sa Las Vegas noon, laban ni kay Pacquiao sa kay Broner. Yun nangyari yun. Meron silang tampuan sa lumala na lumala. Sa may, alam mo na, may sumulsol na sumulsol. Yung sa ganyan nangyari. Alam ni SB yun. Si kay SB, kilala ko, matagal ko si SB, kilala ko. Nung nandun pa siya kay Angkahas, yung laban niya kay Eo, Angkahas, magkasama kami ni SB doon sa Stockton. Kaya medyo alam ko rin yung istorya ni SB sa kay Casimero. Yun. Okay. Nandiyan si All Day sa likod, kaso naka, papasukin ko ba? Naka-filter na naman pala eh. Kasi kailangan talaga ano. Hindi makikita yung mukha mo all day kasi yun ang problema ko sir eh. Oh, kailangan ining rule natin kasi kailangan natin para at least when we talk about it, our opinion all day is kumbaga meron tayong ano sa ano natin. Ano tawag doon? Accountability. Accountability kasi mukha mo nakadya diyan eh. Anyway, parang Cliff ang pagkakatago sa'yo. Ano bang gusto mong itanong sa akin? Napag-usapan na namin kanina si Magsayo, si Raymard Gabalio, si Michael at saka si Jimwell. Baka may gusto kang idagdag. Si Pagara ba? Balik ba talaga si Albert Pagara? Ay, oo. Sabi niya, nakausap ko kanina. Umakyat siya dito. May kaso siya mga last year ba yun? Last year. Yung kaso ng rate. Totoo ba yun? Wala na, okay na, na-areglo na. Oo, oh, areglo na, so babalik siya. Oo. Oh. Yan, nakasama ko rin yan, si Albert sa kanyang kapatid niya. Nung nasa ala pa siya. Nakasama ko rin yan. Sinuportahan ko rin yan. Lahat ng pumunta ng boxer na dito, sinusuportahan ko. Minsan, yan ang tama. Minsan kung pakain lang, walang problema. Oh, yan. Yan yung ano, yan yung tama. Dapat suporta lang tayo sa lahat. No, whether you know, kung hindi mo man gusto, wag na lang natin sirain. Oh, yung nangyayari na nasanay na yung mga tao dito sa ano na naninira eh. Oh, ganda. Yep. Nasa ibang bansa ako. Pag pumunta rito yung kapo nating Pilipino na boksingero, suportahan mo. Hindi yung hawayin mo, hirain mo porque hindi mo gusto. O ayaw mo yung style. Ganon. Pilipino. No. Pakita natin ng tunay na Pilipino. Oo. Oh, ikaw hindi mo gusto tahimik ka na lang. No? Tahimik ka na lang. Ganon ako. Yun na nga. Yun ang problema natin ngayon. Nagkakaroon ng mga ganyang issue. Kaya, ay nako. Sir, saan po ba kayo? Sa California po ba kayo? Oo, sa California, sir. Manunod po ba kayo ng bakbakang ang Angkahas Martinez dyan? Sa Carson? Well, rinig request ko sa CEO ko yan. Hindi niya ko pinayagan kaya hindi ako makakapunta. Sayang. Matatanggal ako sa trabaho dahil nag-request na ako nung laban ni Canelo na 10 days ako na sa Vegas saka San Diego. At alam ni Sir Toy yan, pinasalpa ako. Hindi niya na ako pinayagan. Doctor, pasok ka. Hindi niya ako pinayagan ngayon ng boss ko. Sayang naman. Di ba alam, isang taon na lang, mag-retire na ako. Mag-ganyan-ganyan na lang ako. ganito ka na lang. Mag-chill-chill ka na lang. Chill-chill. Oh, dadalawin ko si Sir Pao sa studio niya kung kaya saan. Kung invite niya ako. Sige lang. Basta ikaw naman maayos ka naman kausap. You're welcome here. Sayang kasi gusto namin mapanood yung ano, laban ni Yumir Marshall. Hindi daw matatelevise.
Okay. Ako waring gusto panoorin si yung Kaas eh. Oo. Anong ano pala? Ano bang ano mo pala? Speaking of ang Kaas, yan ang dapat natin pinag-uusapan. Total, oh, nandiyan dyan ka. At alam ko, hindi nila alam to, na kilala mo rin si ang Kaas, na napuntahan mo rin. Pero, matanong kita, what's your thoughts on, okay, on the fight? Okay. Hindi nila babaguhin ang estilo ng Kaas, Martinez pa rin. Pero ako talaga, ang gusto kong manalo, nasa puso ko si ang Kaas. Mm. Pero yung pusta ko, nandun kay Martinez. Pagsalita, yan. Yan. Oh, diretsahan to eh. Diretsahan ako talaga magsalita. Pero alam mo, okay sa akin yan. Okay sa akin yan, sinabi mo. No problem naman. Kasi ako, objective, Americanized ka na rin naman. Sa atin kasi medyo sensitive yung mga tao. Sensitive pag kumari, ayun, imposta ko na, ay wala, hindi ka sumusuporta. Yan, okay lang sa akin. For me, yung mga ganito na kung talagang dihado, kung talagang hindi makagala yung ano nung ganito, let's be real talk din. I say it in the nicest way, pero si sir, bakit naman yung posta mo? Magkano ba ipoposta natin? ano ba nakita mo, bakit ganun? Ay, parang kung kasi eh, sa akin lang to. Kung kung sinasabi nila na magkakaroon ng improvement yung Kaas, we'll see kung talagang may improvement siya sa laban na to, part 2. Madugong laban to. Talagang madugong laban to. Kasi mas mabilis sa nakarang laban, mas mabilis si Martinez eh. Saka pag bumibitiw si Martinez ng suntok, diretso. Dami! Yung Kaas, pag bumitiw ng suntok, isang dalawa, parang pigil. Saka, si ang Kaas, pag susugod ka, hindi ka susuntok, tatamaan ka. Alam lang, pag hindi ka suntok, atras. Nawala yung head movement niya. Hindi kagaya ng ang Kaas na nakita ko noon, nung bago-bago pa siya. Maganda yung head movement. Ngayon, yun ang nakita ko muna, wala. Alam mo, isa sa concern namin is yung condition and weight. Binisita mo siya, di ba? Hindi, magaling mag-lose with si Gerwin. Magaling mag-lose with si Gerwin. Masipag mag-train ng yan. Timbang, kumusta naman? Sino, sir? Timbang. Oo. Okay. Ang pagkakalam mo, walang problema yan. Magaling mag-kwan yan, mag-lusot yan. Natimbang, walang problema yan. Naniniwala kayo, sir, nung last fight, nung first one ng laban nila kay Martinez, hindi naging factor ang weight problem nung laban na yon? Talaga dinaan sa skills ni Martinez? Hindi. Pinag-aralan siya ni Martinez. Pero bakit ganun? Parang hindi ganun naman yung pagkakilala namin kay ang Kaas, na parang he stayed in one place, yes. He brawl, where in fact, alam natin na gumagalo-galo yung paa niya. So, minsan, napaisip kami, hindi kaya dahil sa nahirapan siya gumalaw, dahil sa, yun nga, kasi may nakita kami yung video na gumagapang na siya sa weigh-in. Yun ang hindi ko alam. Pero ang pero pagkakalam ko sa kanya, kung sa loose weight, sa training, masipag na bata yan. Okay. Wala no problem yan sa sipag. Oh. Teka, dagdagan natin dito ha. Tingnan natin kung si Nimwell din may sasabihin niya ta sa ang Kaas Martinez eh. Pare, usapang ang Kaas Martinez muna tayo ha. Opo, doon lang po tayo sa ano, okay, sa issue. Huwag tayo mag-segue. Ano mo sasabi mo? Let's be honest with this, ano, ang Kaas versus Martinez. For a long period of time, he stayed in 115. Yung pong katawan ni Champ Jerwin, yung structural ano niya, yung bone niya ay matured na para tumaas ka na ng timbang. Tingnan niyo po yung age factor. Magkaiba po kasi yung katawan ni Tudonaire sa katawan ni Jerwin ang Kaas. Tapos ang laban po ay sanction po ng IBF. So napakahirap po para kay ang Kaas. Kahit makuha niya pa ang timbang, ang problema, kinakailangan ma-maintain niya yung not more than 10 pounds na regulation ng IBF in order for him to continue to fight. So napakahirap yan.
mas bibilit sana ako kung hindi IBF ang sanctioning body. Mas makikita ko dito na hindi robotic ang galaw ni Jerwin. Pero ito ay magiging ano lang, magiging pangalawa lang din ito. Marami pong mga analyst na sasabi na mga Pilipinong analyst na their hearts belongs to Ancas. Ako money-wise talaga, Martinez. Ayun na nga. Tatanungin ko na nga eh. Money-wise, hindi po sa ayaw ko kay Jerwin, napakabait pong boksingero ni Jerwin. Wala po akong masasabi. Wala kang pwedeng itapon dito sa boksingerong ito. Mm. Pero, kung ako po'y mananaya, eh, hindi ko naman po pwedeng sadalin lang ako dahil sa mabait si Jerwin. Titingnan ko po kung ano yung last standing niya na nakaraan. Ano ba yung naging luck niya? Mm. Wala po problema, nakuha niya yung timbang eh. Ang problema, pagdating po sa ring, hindi po ganun kabilis ang recovery mo noon. Pero kung si Jerwin ang... So, tingin mo naging factor yung ano timbang? Yes, of course. Okay. Kasi pansinin niyo po, Sir Pau, ha? Dahil sa IBF rules na hindi ka pwedeng mag-hydrate ng more than 10 pounds. Yes, sir. Nakita niyo kinain niya, pasta lang. Parang tinikman niya lang yung pasta. So, yung recovery ng katawan niya, hindi naman siya magician eh. Tao lang po si Jerwin. At yung edad niya, hindi na po nababagay talaga sa 115. Kasi nagbago po yung kanyang katawan. Bagay po siya sa 122. Kahit yung 118, hindi na siya ganun kaano eh. Malaki pa rin sa 118 eh. Pero 122, maniwala po kayo sa akin. Napaka, napaka devastating niya pagdating sa 122. Yung malapak okay. Yaw na galawan niya. Pwedeng sumabat, pwedeng sumabat. Yes, sir. Mm. Minsan nakukuha sa dieting siya niyan. Minsan nakukuha sa nutrition siya. Si Ma'am Janet Aro, kaya niya kasi yan. Kasi wala na eh. Oo, yun nga. Yun ang isang factor yung sinasabi ko pa na mali-mali. Pero kung may babalik na si Ma'am Janet Aro, magiging maganda perform, magiging maayos ang condition ni Jerwin. Mm-hmm. Meron mo ngayon nutritionist, sir eh. Taga Philippine Sports Commission po ang nutritionist nila. Strength conditioning program galing din ng Philippine Sports Commission. Naging bahagi po rin ng mga training camp ng mga mm-hmm. Olympian. Napanood din niyo sa vlog ni Coach Joven, nakasama nila sa Tansa sa Cavite, pumunta sa bahay yung nutritionist. Yes, hindi si Ma'am Janet. Sana mag-work yan. Again, meron gusto naman natin. Meron akong ngayon dito na 500 euro. Okay. After ng weigh-in po, eh, itataya ko na to. Kasi ayaw ko to kaya before weigh-in eh. Ah, yeah. Titignan mo muna. Kikilatin sila muna. Ano rin yun dito? Kaya na, tataya ko ni Mas. Tataya ko na ni Mas. Puro, wala bang kampi dito si Angkas? Anyway, ganito po, no? Gusto ko lang isingit sa'yo. Hindi, money-wise lang yun, Sir Pao. Naintindihan ko naman. Money-wise, sa if you're a betting man. You know, ako, I have something to admit with you guys. Before this fight, before the first fight, I never thought na matatalo si Angkas kay Fernando Martinez. I don't know if you feel that way. Parang feeling ko, the experience, tinignan ko, ang liit. Kayang-kaya to. But ngayon, it's a sudden turnaround. And it, pati ako, parang feeling ko, dihado nga. So I've researched, and isa sa research na nakikita ko, tinitingnan ko yung ads. At mukhang hindi lang ako. Pati dito, hindi naman siya gano'ng ano, betting ads, plus 400, minus 600. So dihado po ngayon, si Angkas. So I'm seeing because of sa mga bet nyo na talagang dihado nga si Jerwin Angkas. At again, malapit na yung laban. And siguro ang tanong ko na lang, no, kayong mga pupusta kay Martinez, ano sa tingin niyo dapat gawin ni Jerwin Angkas dito para maiba yung decision? Kasi kanina nagsabi to si Sir, sabi niya na kung ganun din lang, hindi tatalo pa din. Ano ba dapat magbago? Baguhin niya yung strategy niya. Ibalik niya yung dating estilo niya, suntok, ilag sa kabila, head movement, tapos huwag niyang pipigilan suntok niya. Huwag niyang pipigilan. Yung nakaraan, pipigilan suntok niya, so, parang bitin yung parang isa dalawang kombinasyon lang. Hindi ganun, pag makikipag-brawl ka, hindi ganun. Bakit bakit naman pipigilan? Paano mo nasabi pinipigilan? Ayun nga sinasabi parang, ko, hindi ba dahil sa ano yun? Condition? Parang
parang matipid magbitaw ng suntok. Hindi kagaya ni Martinez sa todo. Todo, dami talagang pa, no? Todo suntok. Saka si Jerwin nawala yung feeling niya na sa sideways, sidestep, nawala. Yung head movement niya nawala rin. Hindi kagaya noon. Yun lang ang masasabi ko. Okay. Dapat gamitin din niya yung haba ng kamay ni Jerwin. Mas malit yung kalaban niya. Gamitin niya yung haba ng kamay niya. Pagdagan niya ng jab. Kasi ang jab, mahirap makapag-penetrate yung opensa ng kalaban pag magaling ka mag-jab. Gamitin niya yung dating estilo niya. Jab. Ikot. Nawala yung ganun niya. Kung katatandaan niyo nung siya ay undercard pa ni Pacquiao noon, nung kalaban niya si Rios, ayun, ang ganda. Ganun ang expectation ko ngayon na adjustment ni Angkahas para bumalik siya sa trono. Ganun ang dapat. Hindi pa siya naman siya matanda eh. Kaya pa niya yun. Hindi pa naman siya matanda. Kaya lang sa akin kasi sir, no? Opinion ko lang, no? The more kasi kung ano yung nakita natin na factor nung pagkuha niya ng weight ng 115, tapos kinuha to ng ganito kaaga tong laban na to. Ako, as in my opinion, no, lahat naman tayo may punto rito, no. Para sa akin, yung recovery ng katawan hanggang ngayon, hindi pa yan healed. Kumbaga, parang hindi pa ganun kaano pa yung katawan niya para, lalong-lalo na para sa akin tong weight na to, pigang-piga na talaga tong 115. Although, may point naman po kayo, no, nasabi nyo nga na yung kanyang movement na parang konting bitaw. Talagang malaking factor din talaga sa akin na yung problema niya is yung conditioning. Lalo-lalo na, kagaya nga ng sabi ni Quenimel, no, na halos parang hindi makakain niya kasi iniisip pa rin yung 10 pounds na hindi mag-over ng weigh-in, second weigh-in sa tanghali. Para ako lang, Sir Pao, kagaya din ang sinabi ko nung last na ano din natin kay Jerwin Cas na para sa akin, hindi dapat sana muna minadali itong ano na to, itong rematch clause, kasi para sa akin, hindi pa healed yung katawan. Ayoko siya matulad ng kagaya na rin before kay Zigores na ganong factor, wag naman sana, yung ganon, di ba? Na ganon na pangyayari. Dahil lang, protect lang naman yung nasa isip ko. Yun lang. Okay. Gusto ko lang ising ito sandali, no? Ito yung article na dihado si Angkahas, pero at the end of the day, sabi dito na nagsulat, no, Angkahas is a fine boxer with good power but isn't always as focused as he should be. He has a definite edge in experience against Martinez but still need to be wary of the challenger's power. Martinez is an unknown we hope to surprise. Parang ano da, Angkahas ang prediction niya. Kahit na diado. Papaisip tuloy mga tao. Magandang laban to. Ito yung gaya na sinasabi ko guys, no? Magandang laban pag hindi ganun kalayo yung ads. Gaya ng ganito. Hindi ganun kalayo. Ano ba ang Yamado? Yung negative 600 o yung plus 200? Yung negative 600 ang Yamado. Yamado. Yamado siyang kahas. Dehado si Martinez. 600, Yamado. Oh, yun. Yamado siya ang kahas. Dehado si Martinez. Diba? Ang negative ang ano, ang Yamado eh. Ang plus ang Dehado. Oh. Diba? Oh. Teka, baka luma yun eh. Tandali nga. Hindi po, Dehado si Martinez. Siya po ang Yamado sa Sean Luado, alam ko eh. Tingnan ko nga sa Betfair. Kasi ang negative, yun ang Yamado. Parang yun yata yung unang laban. Yun yung unang laban. Nagkamali ako, sandali. Hindi lumabas yung ano eh. Sir Pao. Unang laban yun eh. O sige, habang hinahanap ko, Sir Pao. Sige. Hindi ako sa sinabi ni Sir. Go. At saka ni Sir Joseph. Ang problema kasi, unang-una, yung recovery, matindi yung inabot niyang ano doon eh, bugbog doon sa kay Martinez. At let's say sabihin na natin no, for the benefit na ano, na 100% recovered siya. Ay ang problema po, hindi yun eh. Kahit pa gaano siya kakondisyon, kung ang katawan niya na po mismo nagsasabi na you don't belong already.
in 115. Kinakailangan ano yan, wala pong pinagkaiba yan sa ano eh. You have to respect the weather. Ako po ay nagtatrabaho sa yate. Pag sinabi po ng forecast na hindi kami pwedeng tumabas at pinilit ko pa rin yung aking yate. Yan, yeah, nawala. Nawala. Bawal lumabas yung yate. Nawala si Nemuel. Yan, go ulit. Nawala yung yate yan. Mo eh. Go. Napakalaki nung ano, napakalaki nung aking responsibility to bring this vessel to go out. Kasi alam ko eh, may warning na eh. So ibig sabihin, yung warning kay Angkahas is yung kanyang body structure is no longer belong to 115. Dapat nakita na nila yan. Kasi ang tagal niyang nag-stay dyan sa 115. Pero pag tinignan niyo po yung lapad ng katawan ni si ni Champ Jerry Angkahas, my goodness. Napakalaki kasi ito kung ito ay nasa 115. Ayan, ito po yung bagong ads, just so you know, 1.4 tsaka 2.9. So, ano nga, yes, dihado nga si, ano, si Angkahas. Yan yung ano. So, 2.9 tsaka 1.4. Go, ano, Voltaire. Sabihin ka. Eh, ako naman ay sa pagkakasama namin ni Jerwin ng Mike Lee nung siya ay lumabang kay Ayoka, nung kay kung pa siya kay Janet Aro. Ang kwan naman eh, nasa katawan mo naman eh, kasi tinatanong ka naman kung kaya mo pa o hindi. Hindi yung nakikita mo. Yung may sariling yung sarili. Kung hindi niya nakaya, sasabihin niya. Hindi, sabi niya, okay naman eh. Saka, bata pa siya, magmadali pa siyang, madali pang mag-recover yung katawan niya. Pag sumampa ka ng 35 yun, medyo kung ka na. 35 to 40 yun, medyo mabagal na yung recovery ng katawan mo. Pero sa edad niya, okay pa. Saka kasi nasabi niya na, okay, kaya ko. Okay, 30 years old na si Jerwin, 30. Oo. Sir Bolter, may tanong ako sa inyo. Kaya kasi nasa Amerika po eh, no? Nung panahon po ba ng laban ni Martinez at ni Angkas, ano po ang weather sa Las Vegas noon? Malamig ba? Hindi, maganda. Taglamig ba, tag-init? Maganda, mainit. Okay. Okay. Kasi kung so, naisip ko lang kung taglamig, summer. Gumaglaban sila, summer namin dito. Ah, summer diba, sa inyo. Kasi naisip ko lang kung... Magaganap sa California, right? Dignity Health Sports Park. Oh, sa Carson. Carson, kasi California. Sa Carson, no? Sa Carson? Sa Carson. Yeah. Open field. Naisip ko lang, Sir Bolter, no? Kaya nasabi ko yun. It's, kasi baka naman, eh, baka may malaking factor na rin yung training camp ngayon kasi yan dito siya nagsimula ng training camp sa Pilipinas. Compared dyan na talagang pool of training camp nasa Amerika at baka nga, may problema sa ano sa panahon kung malamig man eh sabi niyo naman po summer so yun nga baka doon tayo nagkakatalo sa rehydration sa ano ng nutritionist na ano nga na kasi si Ma'am Janet Aro nung panahon na yun ay wala talaga lahat ng responsibility ay inako ni Coach Joven so ngayon nagkaroon sila ng ano ng coordination with the PSC binigyan sila ata ng ano ng yun nga yung si Ma'am yung nutritionist na kagaya ni Ma'am Janet Aro. So tingin natin baka may pagbabagong factor lalo na dito unang ginawa yung training camp. Sabi rin ni Coach Joven, maaga daw nila kinuha yung tamang alignment na timbang. So tingnan natin kung ano makikita natin sa Sabado. Okay. Actually, alam niyo Sir Pao. Sige. Sir Mark, kung hindi sana ito sanction ng IBF, I'm going to bet with Angkahas. Walang problema, kuya. Pero, meron kasi 10 pound, ano eh. Napakahirap yung para sa isang boxer na katulad sa edad ni, ano, ni Sir Jerwin at saka dun sa kanyang body structure. Napakahirap talaga. Para sa atin kasi napakadali. Kahit pa sabi, ang boksingero ko yan, sasabihin niya, madali eh. Kaya niya eh. Pero actually, in reality, nakita natin yan kung gaano siya, di ba napansin po ninyo sa unang laban niya kay Martinez. Sa isip niya, gumagalaw siya. Pero hindi siya gumagalaw. Kasi nga, hindi pa siya nakarecover eh.
hindi siya naka-recover doon sa ano, doon sa 10 pound na 'yon na tinutukoy doon. Tapos nung na-interview namin si Coach Joben, ang sabi pa ni Coach Joben, hindi pa nakapag-rest si Angkas dahil nawaw susi. No, wala yung susi. Wala yung susi. 2 hours. 2 hours silang nandun sa labas ng ano kwarto sa MGM Grand. Doon that time, dapat sana nakapagpahinga na. So, I think baka may factor din yun sana kung nakapagpahinga sana yung 2 oras na yun. Mm. No, yan, ganyan. Nawala siya. Nawala ng susi si ano. Nawala yung susi ni Kenny Mill. Nawala si Kenny Mill. Okay. Okay, so I guess ang sinasabi ni Sir Nimuel na big issue yung rehydration because hindi, kumbaga, tawag doon, dahil nga 10 pounds lang pwede niya iangat, yung natural body niya, it looks like sinasabi niya na malaki na. Dapat mag- no, malaki kung na. Kung unification to, Sir Pao, WB, kung may halo nung that time fight na yun, kung WBA man yung halo na yun, wala magiging problema sa weight loss no na kailangan na 10 pounds, 'di ba? Kasi 'di ba under the rules naman ng unification hindi naman ginagamit na yun. Pero somehow kasi IBF is IBF, rules is the rules. Pero yes. Pero matanong ko nga, ilang depensa ni Jerwin bago siya natalo kay Martinez? Lahat naman ng laban niya puro IBF ah. Sham yata eh. Oh. Sham. Pero ito yung pinaka ano, yung last, no? Nakita natin, 'di ba? Oh. Yun na nga, and it comes in a very bad time where dapat mag-unify na nga siya kay Ayoka, hindi pa natuloy. Tapos dumamo na si Martinez, and after that sana no, mag-aayoko na magja-Japan na. So sayang, no? And from what we understand sa mga tao po, itong laban na ito, sabi mo nga si Jerwin ang may gusto na nitong laban nito. Si Jerwin mismo ang gusto na makabawi. Yeah. Yes. Kasi kung hindi niya nakaya ng katawan niyan, kung hindi na kaya ng katawan niya, sabihin niya, oh, tatasa tayong timbang, hindi ko na kaya. Mm. And I think that's a very, very good thing for us to note. No? And naiintindihan ko na yung pera niyo nasa kay Martinez, but, you know, the boxer's motivation and the boxer's hungry, yung nakikita mo yung sa mata nila, alam mo yung parehong magaling pero minsan yung diferensya ng kanilang will or yung kanilang kagustuhan na manalo. And I think we can just give that to Jerwin Angkaha. Siya yung may gustong patunayan dito na kaya niya pa ng 115, kaya niya pang talunin itong si Fernando Martinez. So I guess for me, para may konting gaba, I'll go for Jerwin Angkaha on this one now. Para lang may katrapela kayo. Pero may nakikita ba kayo, Sir Pao, Sir Walter, na parang in-underestimate si Martinez before? Ano ulit? In-underestimate daw. Ako sasagot muna ako dyan. Ako personally in-underestimate ko siya. Which, I don't know about the team. Araw ako, in-underestimate ko siya. Ako kasi... Sarang nung una pa lang, sabi ko, wala ito. Saan yung mga laban nito? Saan lang ba ito lumalaban? Diba, rank 13 nga lang IBF, di ba, Sir Pao? Oo, oh, sabi ko, shit. Wala ito. Easy work to. Sabay po siya nung naglaban. Ano nangyayari? Ba't ganun? I'm sure sila, tingnan mo naman yung laban niya. Tingnan mo naman yung mga kinakalaban niya. One star, two star lang. Sandali, ha? Sabay si Jerwin, biglang boom. Tingnan mo ha, ito ha, sino, tao lang ako, tingnan mo pare. Tingnan mo mga laban niya ha, walang mga star, two star, three star. Oh, sa ano pa ito, sa Africa. Tapos kay Jerwin ang kahas lang. Diyan natin talaga makikita, Sir Pao, na talagang may naging ano talaga si Jerwin ang kahas. Kasi, kung titingnan natin, kasi alam naman natin niya, napapanood naman natin, nasusubaybayan natin, hindi naman ganun siya mag-perform eh. 'Di ba? Si babaw ng ring. Pero natataka tayo bakit ganoon? Kahit naman sino na underestimate naman talaga si Martinez na sino ba 'yan? Bakit nabigyan ng pagkakataon 'yan, 'di ba? Tapos yung pala. Chineko yung background nito, Dewald. FYI, chineko yung background. That's why I say na wala to kasi wala naman siya kinalaban di katulad ni Jerwin ng Kahas before their fight. Ang dami kinalaman na world title challenger. Sino ba naman tong Duran, Aquino? Oh.
what can you expect? So syempre, diba? Talaga na underestimate, pero alam mo, there comes a time in a boxer na talagang hindi mo alam eh, kasi sa prospect, in a way, sa prospect is undefeated. So may galing pala talaga. Kumbaga, ang tawag lang diyan, Martinez was untested before. He was untested before jury nakahas. Nung na-test siya, boom, pwede pala, magaling pala talaga. Oh, yun ang sa akin, Voltaire. Kaya ako siya na-underestimate kasi wala siyang kalaban na para sa akin eh, magaling sa boxer. Eh. Sa'yo? Kasi ganyan ang boxing, sir, may upset. May upset. Parang taas yung James Buster Douglas. Hindi mo ang kakain din naman ang si James Buster Douglas. Parang ganun din yan. Yeah, and then that one was the biggest upset. Pero that time, ang naririnig ko, kaya naman natalo doon si Tyson, nagpabaya siya. Si Jerry naman, dito na, ito yung klase ng tao talagang hindi basta-basta nagpapabaya to. Talagang focus yan, mabba. Yun. So, yun lang. So, again, malapit na po yung laban ni Jerry ng Kahas. We'll do a commentary on that one. And then, after niyan laban na yan, diretso kami sa Paranaque, sa Phase 1, sa laban ni Robert Paradero, at saka ni Vince Paras. At, yun. Pati yung laban ni Michael Pacquiao. Sabi dito, ayan na. Bro, pal, did you see the last fight? Everything ang cast through, even the nuclear bombs. Martinez did not move. Martinez remained. Reminded me of the Terminator. Ayos. 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 Pwede naman. Kaya nga nabilib ako eh. Nabilib ako talagang, relentless. That's the term. Relentless attack. And ang daming kinain na left hook. Kaya ang abangan ko dito, siguro Voltaire, tanungin kita, what do you think will be the keys to win for Jerry Nakas? Bigyan mo lang ako ng parang points. Nagbigay kayo na kanina eh. Pero ano yung mga dapat niyang iwasan at dapat niyang gawin? Iwasan niya yung tatlo lang, yung parang yung tatlong punto, yung parang para lang maabangan ng mga tao para sa'yo. Okay. Yung adjustment niya, alam na, yung left hook na yun na palaging dumadapo sa mukha niya, left hook na yun. Alam, dapat depensahan niya yung left hook. Yan, number one. Iwasan yung left hook na yun. Okay. Pangalawa, gumawa siya ng angle para magkatama siya ng maganda. Gaya ng ginagawa niya dati. Side step. Tapos pangatlo, mas gagamitin niya ng jab. Jab. Kasi mas malaki siya, mas mahaba siya. Ang haba niya. Pag ginab niya ng ginab noon, hindi makapag-penetrate yung opensa ni Martinez. Mahihirapan siya. Papasok pa lang siya, tinamaan na siya eh. Ayun lang. Yun lang sa akin ha, sa aking my own personal opinion. Okay. So, magkakaalam mo, malapit na yan. Uy, teka lang, sorry, 2 hours na pala. At si Pogi for Life, kanina pa comment ng comment, magkikita kami yan sa Paranaque, makikita natin yan. Yan doon eh. Anyway, anything else? Siguro we'll talk about the last topic. Si Real Talk din kanina, sana pumasok ka na lang, sir, para hindi ka dyan sa comment section na pagbigyan pa kita magsalita. Pero mas mahanga ako sa timbangan, tumalo kay ilang yaka. Huwag yung wala, nabasa ko talaga. Basta na. Naisahan ako ha. Hindi ko kami nabasa yung mga medyo. Rugby Boy, shout out Rugby Boy TV. Kumusta ka diyan, sir? Sana nasa mabuti ka. See you, Brother Pao. Salud. Alam mo, sa akin kasi, wala naman akong walang masamang tinapay sa akin. Lahat, kung gusto lang akong kaibigan, kaibiganin natin. But, we're not always the same point of view. And nagpapasalamat ako na nirespeto ako ng mga yan ngayon sa palaano pag nakikita kami. Any last topic, Voltaire, bago tayo natin tapusin itong live natin kasi 2 oras na eh. Nantok na si Mark eh, oh. Any last topic? Baka gusto mo mag-last topic? Wag muna, saka na lang muna para... Okay na. Saka na lang muna. Okay. Ingat-ingat na lang kayo dyan. Salamat. Shoutout na lang, shoutout. At saka baka may gusto kong i-promote, may gusto kong batiin. Now is the time because we're gonna end the show.
O sige, binabate ko si Dyson Ko dito sa American Canyon, California. Tapos si Jojo Solomon Rapada ng Canada, Bini Ragini from Canada, and lahat ng mga kababayan ko ng Villasis, Pangasinan, especially pag Mayor Nonato Abrenica. Basta kayo dyan lahat. Salamat pare, ah. Thank you sa pag-akyat mo. Sana hindi ka magsawa. Message me. Actually nasa ano naman, nasa link naman sa description yung ano, yung link. Next time pwede ka lang mag-click doon sa YouTube, pag sa YouTube. Okay. Salamat, Sir Pao. Salamat, Voltaire. Mark, go naman. Ah, yun nga pala no, Sir Pao. Salamat sa gabi na to, sa lahat ng mga bashers, sa haters, ng mga nanonood ng show mo ngayon. Ah, si RTC kanina pa. Sunday nga pala no. Ito Sunday, sama ako, manonood ako ng fight. Ah. Salamat, salamat. Okay, sa RTC, pag ako napunta ng Chicago, di mo ko nilibre sa Chicago, ano, United Center ba 'yon? Yan, sa basketball. Anyway, bye-bye. Okay, Sir Pao, may laban. Okay, ay matulog na si Sir Pao. Pao, nahak mo upload, brother. Ha? Huh? Sir Pao, hinihintay kita sa California, ha? Ay, salamat. Sige. Na-check mo ba, brother? Ako, mercy. Kasalanan mo. Okay. Alright, salamat na ako. Salamat, guys. Salamat po sa inyo lahat, and sa bahay kita patirahin. Baka naku, matira mo ako dyan. Mag-content tayo dyan na mag-aaway tayo, ha? Salamat. Anyway, bye guys. Bye guys, and see you again sa susunod na nating live, and support lang. Support lang. Sabay. Sabagay, guys. Sabagay. Salamat.